Okay, so meron tayo mga ka-partner today, no? So pakita nga natin sandali yung poster nung ano, yung poster ng event today. You have the poster. So today we're doing an NDO and we're doing it with three people, no? So they're all under the group of Binci Abella. No, one of our luxury car club members is driving a BMW Z4. Of course, yung asawa niya is si Jenny Bib Alecha na naka Mini Cooper, one of the iFern Mini Ladies. And of course, the third person in the group is Stephen Torrijos, no? Stephen Darrell Torrijos, no? One of our newest Mercedes-Benz club members. So, we will not do the long introduction with the long videos kasi nga we are short on time, mas important na makapag-umpisa kami. So without further ado, no, help me welcome iFern's top 8, no, Binci Abella. Okay. So Binci, ito umpisa natin, ito muna, ano muna, show and tell. Oh, hawak ka muna dyan. Oh. Anong feeling? Ano ang microphone? Hawakan mo microphone mo. Anong feeling? Anong feeling? Parang third time na po ko, Sir Tom. Parang mas mabigat eh. Parang mas mabigat. Okay. Parang so, mabigat yung sa audience natin, meron bang first time makikita tong bag na to? First time? Taas ang kamay? Okay. Papahawakan namin yan sa inyo. This bag, just the bag. Just the bag. This is an Hermes Depeche bag. 1.5 million just for the bag. Yung bag lang. So, yung pangarap mong kotse, bag lang namin. Ha? Okay. By the way, yung pangarap mong bahay, relo lang namin. Okay. So we will, since Binci is going to be our first, no, partner speaker, parang, ano to, one-on-one mentoring, the training edition. Ah, okay. Kasi siya yung magte-training, ako yung magme-mentoring. Okay. So, Binci, you have the opportunity to open the bag and show them the contents. So una, ano yung feeling? Ano yung feeling ng bag? Parang mabigat po tas makapal. Okay, do you have any, you know, feeling when you see this bag? Is it similar to any other bag? Parang Sekosana lang ba siya or meron bang something different? Nung sa Viber po na nag-uusap tayo, nung tinitignan ko po siya, parang ibang-iba talaga. Mas lalo pala po sa personal. And first time ko din po nahawakan yung bag. Kasi nung three times po, nakaupo lang po ako. Di po ako part. So ngayon po na malapitan, iba po yung itsura niya. We'll have give you the opportunity to open the bag. yan, hilahin mo lang. Yan. Hindi kasi siya naka... Usually, ito, pagka sinara, ito yung nakalakto siya sa harap, no? But hindi na siya naka... sa front lang. Sige, open it. And when you see what's inside, what's the feeling? Ninenervous po. Ba't ka ninenervous? Parang first time ko po makakita ito ng ganito kadami at makakahawak. So ito. Pakita mo sa audience yung pagganon mo, iganon mo, ihiga mo ng konti para makita mo. Yan. Okay. So, Binci, have the opportunity to take it out. Okay. Grabe. Ang bigat pa sa daliri ko to. Hindi ko din po alam, Sir Tom. Paano ba itong ganito? 1 million? 500? Alam nyo na sa iFern, ha? Kaya kumita ng malaki kahit bobo. Okay. Yan yung first mentoring lesson natin, di ba? Hawak niya isang bundle. Hindi ka pa ba nakapagpapayin ng ganyan karami? Nakapagpapayin po, pero puro credit card po, Sir Tom, usually. Okay, so puro credit card. So, ano, first lesson for today, 1,000 to, di ba? Pag 1,000 isang bundle, 100,000. So, ilan bundle nakikita mo dyan? 5 po. So, 100,000 times 5? 500,000. May alam sa mathematics. Okay, so baba mo na. Nakaisa ka na. Oh, next. May mga bobo din. Mga bobo, hello. 1, 2, 3. May experience ka na this time. Oh, may experience ka na. Ano yan? Basic po, 500. Oh, yan. So, 500 plus 500? 1 million. Okay. Yan. Next. Another 500. Ay, tama po ba? 1, 2. Tama po, 500. 5. Okay. Yan. So, 2 million. Palak-palak baka natin si Binci. Marunong siya mag-mathematics. Okay, so we will give you the chance to hand out the bag.
no? Para pahawakan natin sa audience members. Yung ano, camera, ihalap mo kung sino mapipili ni Vinci para makahawak ng bag, makapagpa-picture. Sige, pili ka ng lucky studio participant. Okay. So nakita ba yan sa ano? Okay. So next, yung pera naman, mag-abot ka tag isang bundle. Pa-picture ako. Sir Tomo. Kasi nung nakaraan po sila sa likod, di po ako nakapagpa-picture kasi yung grupo po namin tanong ng tanong. Kaya wala po kaming chance. Okay, so we'll give you a chance to hand it out. Hanap. Ayan, kaya. So, inabot mo sa kanya lahat, apat. Hindi ka mag-iisa-isa. Oo, oo, oo. Okay. Okay, so we give you a chance to take a picture, no? So tapos after when it's all done, bring it to the back para pwede magpicture together with the bag and the four bundles there at the back. Okay? Pagtapos na kayo magpa-picture, focus na dito sa harap. Ang magpi-picture lang yung may hawak lang ng pera, 'di ba? Tapos pasa na lang after. Okay? Sige. So yung mga first timers dito, pag oh my god, ba't nagkaganon sila ng pera? No, I will tell you, you know, just very quickly, no, I've been on January 2025, no, 20 years ko nang ginagawa to, no, paging presidente ng networking company. Pag sinabing networking, ay, networking scam. Yes, maraming scam na networking sa labas, pero iFern lang ang merong Fern C na binebenta sa butika na number one vitamin C sa Pilipinas at the only vitamin C awarded in Kensington Palace as a World Branding Awards Brand of the Year. And sa iFern naman, meron tayong Fern D, no? The only vitamin D in the world, 5 World Branding Awards from Kensington Palace. And on January 25 this year, we go back to London to get the 6th World Branding Award for Fern D. So, pero ang totoong layunin ko is makagawa ng milyonaryo. Kaya tayo nagpapakita ng pera. Kasi ang mga tao, kapos palagi sa pera, 100, 1,000. Pag makahawak ng 10,000, big deal na. Dito sa iFern, wala lang yan. And syempre, para para bumilis yung pagkakataon na kumita ka ng malaki, dapat masanay kang makahawak ng malaking pera, maamoy mo siya, ma-feel mo yung weight niya, no? Makiskis mo siya sa katawan niya, sa katawan mo, pukpuk mo sa ulo mo. Diba? Para sabi mo, tangin mo, magtrabaho ka para magkaroon ka ng ganito. Ba't ang tamad-tamad mo? Ganon. Huh? Okay? So, important po yan. Okay? So, this is just the energy attracting aspect. Kahit na gano'ng kalaki yung energy na ma-attract natin, kahit na gano'ng kaswerte tong lugar na to, no? Billion na. 7 billion na ang commission na lumabas dito galing sa building na to. 7 billion pesos na. Marami na pong kumita. 750 na po yung kumita ng 1,000,000. 750 na rin ang nagkaroon ng kotse dito sa iFern. But no matter how much energy you attract, if you do not go out and work, if you do not go out and apply, no, magtuturo kami ngayon ni Vinci, if you do not go out and apply, hindi rin kayo yayaman. Pareho lang yan nung pagdarasal. No? When you pray, God, give me a small business para mabayaran ko yung mga utang ko. O, binigyan ka ng small business, iFern. Bakit siya small business? Kasi maliit lang yung puhunan. Mabenta lang, mura lang yung mga produkto individually na binibenta. Pero napakalaki ng kitaan. Okay? God gave you this business pero hindi ka naman nag-concentrate. Hindi mo naman pinokus. Kaya magtataka ka ba? Di naman ako kumikita. Eh wala kang ginagawa kaya hindi ka kumita. Or kulang yung ginawa mo, kaya kulang din yung kinita mo. Ang kumikita ng malaki dito sa iFern is yung todo hataw sa negosyo nila. Okay? So today, Vinci has a topic. Vinci, introduce your topic, then you can start. Tapos mag-Q&A or magkwentuhan tayo. Okay. Vinci, take it away. Thank you po. Guys, palapakan naman si Sir Tom, di ba? Sobrang thank you po, Sir Tom, bago po ako mag-start kasi actually, bago pang mangyari ito ngayong araw, the night pa lang, may natutunan na agad ako kay Sir Tom. Si Sir Tom yung taong kilala ko na pinakamagaling mag-rally. Kung makita niya yung Facebook ni Sir Tom, yung TikTok ni Sir Tom, pati ako natuto, parang nahiya ako. Kasi ang limited nung post ko, though excited ako ha, don't get me wrong. Pero
hindi pa rin ako magaling mag-multitask. Pero when I see Sir Tom, kachat niya kami sa Viber, tapos flooded lahat ng mga groups ni Ay. Sino nakakita kay Sir Tom ng mga posts niya? Di ba na-flood? No? So, narali ng todo. Kasi baby group pa lang naman kami. Pero para ma-fill up to ng ganito, it's not me, it's Sir Tom. So, Sir Tom, thank you so much po. Oh, by the way, I'm Vinci Abella. I'm your Senior Field Vice President, no? And I've been a fern for the past magti-3 years na officially. Kasi not counted yung hindi pa kami naglalantad, no? Hindi pa nakuha ni Da yung 80,000 yan check, Sir Tommy, kaya hindi pa kami makalabas nun eh. No, anyway, so ang ganda ng pasok namin sa iFern, it was pandemic, parang patapos na ng pandemic. No, nung pumasok kami, kaya medyo nakahita-hita pa kami ng konti nung time po na yon. No, pero we were down, kahit naka-live noon, hindi naman ako nahiya. We were down kami po ni wife ko, ni iFern ni Lady Jen. We are down 5 million pesos po. No, from our previous company. Hindi po yung previous ha, previous pa. So, pang-alawang kumpanya pa yung kinagalingan ng utang na. No, and our debt came from the product na hindi po na dispose, no? Since ka mag-anak, nahiya kami, mga bata, takot, di kami marunong sa mga legal-legal, para wala na lang gulo, sinulo naman yung obligasyon. And we wrote a formal letter and talagang legal letter. So we had the obligation. Kaya nung pumasok kami kay iFern, hindi naman negative 5 pa, siguro mga 3. No, mga 3 million pa. No? And hindi ako nagpo-post ng iFern. No, yung mga resulta ko, one month, first month ko po sa iFern, nakabilagad ako ng Rolex. 90 days, nakapag-Mini Cooper ka agad kami. 130 days, nag-Millionaires Club agad kami. 1 year, 5 months, nag-MMC agad kami. Ang daming ginawa ni Sir Tom for us, para for us to fly high, to soar high, pero ang limited ng post. Simply because, natatakot ako sa pinagkakautangan ko. Sino mga nakaka-relate? Wala kayo utang, hindi kayo na. Ikaw lang daw yung tanga. No, so that pinapamukha nila sa'yo. No, ganun yung story, no? So, kaya ako siya binaback story because rumisulta kami ng todo. And then, hindi ako marunong mag-handle ng problem. This is one of the rare cases na yung work ethic na sa akin eh. I can proudly say, kumbaga hindi ko yun ikakaya. Masipag talaga ako. No, talagang grind kong grind. Pero, ba't hindi pumapasok yung pay-in? Until I met Sir Tom na nakapag-handle talaga siya sa akin, months pa lang naman. Pero one thing na I learned from Sir Tom talaga is paano ayusin yung sa inner, yung mindset. No, kasi naniniwala ako na skills is important. Syempre, hindi naman din pwedeng isang walang bahala yung skills, di ba? Kasi paano ka makakapag-paying kung wala ka ng skills? Pero I believe it's as important as your attitude. Do you believe? Naniniwala ba kayo doon na yung ito yung pinakakailangan mong ingatan? So kahit na may experience na ako sa networking, kahit 12 years na ako nag-networking, kahit ilang beses ko nang ginagawa to, pero na-realize ko ang hina ng mental ko. Ang hina, kumbaga weak until I met Sir Tom. So yun yung gusto kong i-share. Bakit? Because last year was the same amount, siguro mga 14-15 days lang nakita ko Sir Tom yung difference eh, nung last year na schedule. Kami rin pala yung NDO. Last year. Pero kung nakita niyo yung video ni Sir Tom, last year was the pinaka-down moment ko ng karir ko sa iFern. Actually, ng karir ko sa pag-network. That was my downest moment. Kasi nga, marami mga problems. Siyempre, hindi ko na-elaborate. No, personal, financial, and everything. Lahat na, naghalo-halo na. So, hindi ako strong enough para, alam mo yon, na handlein siya. Kaya kahit nagsisipag ako, kahit na kumakausap ako, sigurado ko, damang-dama ako ng mga kausap ko. Tama, damang-dama din ako ng mga members ko na lutang ako, wala akong karga. Kaya tuwang-tuwa ako nung naatasan ako itong taon, ang daming nangyari for the past year. Doon ko na-appreciate si Sir Tom, doon ko na-appreciate si Madam Kim, doon ko na-appreciate yung ganda ng iFern. Kasi from lubog na lubog last year, grabe. Eh, ayokong mag-overclaim pero I believe this will be my best year. No, because of Sir Tom. From last year na may utang kami, from last year na nawala yung grupo, nalagas yung grupo, 'di ba? Dalawa na lang pag may Zoom kami. Tara, Zoom tayo. Apat na lang kami, ako, si Jen,
si Ali tsaka si Stephen. Sige, ikaw intro, tapos ako marketing. Apat kami, di hati kami dun sa apat. Kami lang din nagbabaliwan, no? So, it happened. Right? It happened. And dahil pa nangyari, di ba? May mga nag-alisan pa. Pakatalong story short, hanggang sa na-handle ako ni Sir Tom. Personally. So, nung ako ay na-handle ni Sir Tom was my downest moment. No? Months ago. Atras mo lang ng mga limang buwan po ata, Sir Tom. And then, ayun. And then, andito ako ngayon. Yung eye tissue nga. Eye tissue. Mas maraming luha, mas maraming benta eh. Tama. And then, andito tayo ngayon. This year, no, was the year that I became the top 8. From 000. My income last September was 30,000, Sir Tom. Akala ko, sabi ko kay Mrs., ang goal natin, never ever malaglag sa top 8. Kasi mula pumasok kami nung 2021, ano kami, ang pangit nung lumantad eh. No? Nagpakita kami sa iFern, parang 17th na eh, ng araw. 13 days na lang para mag-top D. Dati ang top D, what? 120, tama. Nahabol namin. So parang for 2.5 straight, never kami nalaglag sa top D. And that was parang the first time na nalaglag kami. Ang check-in namin, 33-something thousand. Combined. No? So, and then ito ngayon, top 8 tayo ngayong taon, di ba? Meron tayong Rolex ngayong taon. Meron tayong top down na BMW ngayong taon na nag-viral, umabot ang 3 million views. 'Di ba? Ang saya ng grupo ngayon. May mga doktor diyan, 'di ba? Lahat ng grupo. And this was the year na first time namin magkaroon ng totoong kumbaga resibo na hindi na lang kami yung nagbago. Andiyan si Stephen tsaka si Ali. May Mercedes-Benz na rin. No, and right now nakatira kami sa isang magandang condo, 'di ba? Na 3 bedroom, maayos, may helper, patakaw yung helper. Diba? Everything changed. May hugot. Tusukin ko yung hotdog na wala yung hotdog eh. Diba? Everything changed. Gusto nyo malaman kung ano yung nangyari? Parang ayaw nyo. Yeah, sige. So, dadaanin ko yung experience ko with Sir Tom and syempre yung iPhone journey ko through ABCDEs of networking. Okay ba yun? So, balitarin ko lang para makita ko yung mga ngiti nyo. Okay lang ba? Let's start with excitement. Kasi parang di kayo excited eh. Excited ba kayo? Yes! Sige, Boss Ruel, andiyan ka ba? Ayan. Andiyan ba si Boss Ruel? Ah, pipindutin ko. Oo. Sabi ko nga eh. Hindi naman kulay yellow buhok ko ah. Si Boss Ruel. Paano ba ito, mami? Ikaw nga. Ito. Ayan. Babalita rin ko lang ha. Para energetic muna tayo bago tayo mag-start. Ayun. Tapos na. Ayan. Ano yung nababasa nyo? Ayan. Parang hindi naman. Pati nga. Sabi nyo nga, excitement. Excitement! Okay. Papingin mo yung nasa kanan. Masabi mo, excitement. Suntukin mo na sa kaliwa, masabi mo, excitement. Excited ba kayo nung pumunta dito? Yes! No, I believe may mga nag-leave. Tama, I believe may mga galing pang Nueva Ecija, pati nga ng kamay ng mga bumiyahe pa para makita si Sir Tom. Diba? Sino pa, yung mga malayo? Pangasinan, na? Tama? Saan ba? Cabanatuan, Nueva Ecija din, no? Nueva Ecija, sino pa? Tarlac. Sige, pag Cavite. Diba yung sobrang mga nag-effort, mga taga-Pasig? Ha? Pasig. Tita, joke lang yun, ha? Nag-effort ka din naman. Ang ganda ng suot mo kaya. Tama. So, thank you everyone, di ba, for coming. I'm sure excited kayo. Tama. Ako na excited din ako matuto kay Sir Tom, no? So, ito yung pinaka nagkaroon ako nung nakadikit ako kay Sir Tom. Kaya ako siya inuna ulit. Because nung nakadikit ako kay Sir Tom, bumalik yung excitement ko. And dun ko naintindihan kung gaano ka-importante ang excitement sa negosyo. May tanong ako, tignan mo ngayon katabi mo. Sige, tignan mo. Mukha bang excited? Yan, tignan mo yung mukha, tagalan mo yung tingin. Ayan ba yung mukha na pag tinignan mo, magpipay in ka ba pag nakita mo yung mukha? Sige, tignan mo. Mukha bang masaya yan kasama? Tama? Masaya ba mag-iPhone? Yes! Sigurado kayo? Yes! Kahit may rejection? Yes! Kahit mainit? Yes! Kahit matraffic? Yes! Correct, diba? So, kung masaya siya, may tanong ako ngayon. Sino sa inyo dito yung mga part-time ginagawa sa iFern? Employed pa? Sige, wag maya. O, ayan, sige, meron na. May mga employed pa or may mga iba pang negosyo. No, part-time yung nagagawa sa iFern. The rest, full-time. Okay, sige. Sino sa inyo may product? Nadala? Sige, pahingi. Pahiram, sorry. Nung pahinga, ayaw magbigay. Ha? Pahiram, sige. Grabe kayo, ha? Ay, ano yan, tita? Ano yan? Labubu? Ayan, ito, na lang. Yan, porn active. Pwede na to.
Ayan, complete, tita. Sige, akin na po yan. Ayan, thank you. Guys, palapakan niyo naman si tita. Nag-talk lang ako, binigyan ako ng product. Imagine mo. Ay, hindi ganun. Joke lang. Ayan. Sino mga empleyado? Sino mga empleyado? Part-time pa ginagawa. Sige, taas ang kamay. Huwag kayo magalala. Aircon to, hindi makangamo yan. Ayan. Sino pa? Sige, taas nyo. Sino pa mga empleyado? Ayan. Okay. Tama ba? Kailangan ba? Excited tayo sa negosyo? Tama? Excited pa ba kayo? Sige, last one. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Mukha pa rin bang excited? Oo. Tama. Kaya lang kasi, napapansin ko lang. No? Yung mga empleyado, dati, di ba, normal naman buhay mo, pumapasok ka naman araw-araw. Tapos, nung nag-i-firm na, oh, huwag kayo magigilty ha, yung mga empleyado, hindi po kayo yung pinaparinggan ko ha, yung katabi nyo. Ha? Hindi kayo. Yung mga empleyado, nung nag-i-firm na, di ba, lunch break. Oh, lunch break. Tapos, kakain, di ba, inaaya ng mga circle of friends niya. Pag nag-i-firm na yung empleyado, imbis na makikain sa lunch break, lahaganto, natutulog sa sopa. Tapos, ayayain ka ng mga tropa mo. O pare, tara, kain tayo, lunch tayo. Okay, pare, mamaya na, puwet ako eh. Bakit nangyari? Tangina, i-pern, puwet ako eh. Nagsalita si Sir Tom eh. Na-good morning si Sir Tom. Uwian na, hindi pa kami tapos. Tama! Sabi mo, nakaka-excite yung negosyo. Pero pinapakita mo sa mga ka-office mate mo, para kang pagod na pagod pag nag-i-pern ka. Para kang ni-rape ng 10 kabayo. Tama ba? Tapos ito pa malupit, ang binibenta natin, pampa-healthy. Pare, kamusta? Pare, sunod ako, pare. Pare, nakamas na muna ako, medyo inuubo kasi bakit? I-pern. Tama. So dapat, ikaw yung pinakamagandang ehemplo dun sa opisina mo, sa negosyo mo. Dapat nakikita na rin yung negosyo sa'yo, masaya. Kasi kung ganun gagawin mo, sasabihin ng office nito mo, tangina, ayoko na mag-iPhone, ganyan mangyayari sa akin, tignan mo to. Mukha na may pneumonia, oh. Tama? So dapat, ikaw yung pinaka-excited, patingin ang mga excited na mukha! Yeah! Diba? Kaya ako, kung empleyado ko, hindi lang kasi ako nag-empleyado buong buhay, you know? Start ako, basketball, tas macho dancer, tapos nakilala niya na ako, eh. Doon niya ako napikot, nilagyan niya 500 yung ano, kailala. Diba dapat lagi kami dalang product? Di ba? Dapat lagi mo siyang bit-bit para pa may nakasalubong ka sa hallway nyo, papuntang pantry. Di ba, pare, kamusta na? Uy, pare. Kung ako sa'yo, dala mo, tapikin mo. Uy, pare, kamusta ka na? Di ba, kasi hindi niya pinapansin yung i-pern mo eh. Dapat magpapansin ka. Di ba, kasi hindi malalaman ng mga tao sa inyo na nag-i-pern ka kung hindi mo sasabihin. Kaya dapat ikaw, talagang paramdam mo na nag-i-pern ka. Di ba? Mami, tayo ka nga dito. Tayo ka dito. Umuna ako video. Alam, kasama mo ko gabi-gabi. Hindi mo kailangan gawin yan. Diba? Dapat excited ka o, nagkasalubong kayo sa pantry. Diba? Kamusta na? Uy, Paul, kamusta na? Diba? Dapat tinatapik-tapik mo siya ng product. Kasi hindi kanya pinapansin eh, diba? Sinanchat mo siya sa, pare, pwede ka ba sa seminar? Di nagre-reply, diba? O, diba? Kamusta na? Ito, okay lang. Diba? Talaga papansin ka. O, ayaw ka pa rin pansinin. O, lagay mo sa kanang kilikili. O, wala pa rin. Lagay mo sa kaliwa. Ayaw pa rin pansinin. Lagay mo dito sa gitna. Diba? So, to cut the long story short, kailangan excited ka. Sige, mami, thank you. Okay lang ba simula ngayon? Dapat pagka-empleyado or part-time mo ginagawa, dapat nakaka-excite yung mukha mo. Hindi yung uuwi ka sa pamilya mo, parang kang narag-narag. Kayo na maglaba, di ko na kaya. Kaya minsan pinapahinto kayo ng mga magulang nyo eh. Tama? Kaya minsan negative yung pamilya eh. Kasi hindi ka na makausap eh. Kamusta ka na? Kumain ka na? Oh, Sabado ngayon. Anong Sabado? Ang layo na nung sagot mo. Diba? Dapat, kailangan ikaw yung nagpapakita na nakaka-enjoy siya. Nag-enjoy ba kayo? Tama, so dapat excited lang tayo palagi. Okay po ba yun? So mahalaga ba yan? No? So nararamdaman po kasi kayo ng kausap nyo. Diba, alam mo yung kahit negative na yung kausap mo, ang dami ng objection, ngiti ka pa din. Diba, ilang papatayin kita, pero ngiti ka pa din, diba? Ang dami niyang sinasabi, ngiti ka pa din. No? So very important na excited tayo. Pwede ba all throughout the session, excited lang tayo? Excited ba kayo makasama si Sir Tom? Imagine niyo, 'di ba, pag sa sizzle punong-puno tayo. Hindi niyo naman siya nakakasama ng ganung close up, 'di ba? So ito solong-solo natin siya. Okay, and last tip ko sa inyo. Guys, sa tagal ko sa pagne-network, sa tagal ko na nagsasalita, alam mo ang totoong excitement, ang totoong energy hindi nanggagaling sa speaker. Kahit na magbubulat-lat kami ni Sir Tom ng lalamunan dito, kung para kay mga tarsier na ganun kayo dito, wala mangyayari sa talk namin. Ang tunay na energy nanggagaling sa inyo. Tama? Pwede ba practice tayo ng palakpak pang payaman?
Diba? So, dapat all throughout, ganyan tayo. Diba? It starts with energy. And yan yung una ko natutunan with Sir Tom. Tama? So, lagi akong energetic every time nag-chat. Si Sir Tom, typing pa lang, wala pa na. May gusto na ako i-reply. Oo. Diba? Kasi, alam mo, very important na, isipin mo, excited yung may-ari, kausapin ka, kasi hindi ka excited. Same thing with your upline. Diba? Laos na yung ano eh. Laos na yung panahon na ikaw yung binabaliw ni upline. Grabe, downline, bumili akong Rolex. Normal na yun, tama? Downline, grabe, may pay-in ako. Grabe power, di ba? Normal na yun eh. Tama? Sino gusto ng extraordinary income? Oh. Sino gusto ng abnormal na income? Tama? So normal na yung ikaw yung pina-follow up ni upline. Tama ba? Normal na na ikaw yung binabaliw ni upline. Pero ang hindi normal, yung ikaw nang babaliw sa upline mo. Nagawa mo na ba yun? Yung umaga pala, may hawak ka ng pay-in sa upline. Papakita mo sa upline. Upline, good morning. 15 encoding today. Tama? Kasi normal na yung ikaw yung binabaliw. Baliktarin mo kaya, ikaw kaya mambaliw. Tama? So, magagawa mo lang yan pag excited ka palagi. Diba? Kasi ako dati, at tapatin ko kayo, alam naman ni Sir Tom, dati, pag hindi ka productive, iwas ka kay Sir Tom eh. Oo, ako, ganun ako eh. Diba? Tago, simoy tago ako eh. Si Sir Tom, pati wala akong production. Akala ko dati, ang pinagagaling ko kasi, nahihiya ako. Gusto ko kasi may mapakita ako sa kanya kasi pinagmamalaki niya ako palagi. No, so, pag wala ako na pa, wag wala ako na po, chapi to, bali-bali na. Hindi ako may problema, ito, sir. 7 billion na yung commission dito, hindi ako may problema. Tama? So, pag ang problema kasi, pag walang nangyayari maganda sa'yo, tinataguan mo yung upline mo. Tama? Tatawa si mama mo. Diba? In my case, ako tinataguan ko si Sir Tom. Ganyan din ba kayo noon? Uy guys ha, hindi ako nagtuturo, hindi ako teacher. Si Sir Tom lang may karapatan magturo. Sinishare ko yung ako, kung ano ako. So kung may sinasabi man ako at tinatamaan ka, para sa'yo talaga. No? So lalakad ka sa hallway, di ba? Pupunta ka office. Siyempre kahit naman na wala akong karga, umatin pa rin ako. Tapos makikita ko si Sir Tom. Uy, si Sir Tom, hoop! Hoop! Di ba? Camouflage, kulay ganyo po yan, hoop! Di ba? Wala naman akong sakit sa pantog, nakakalimang ihi ako. Pero only to find out, nung natutunan ko kay Sir Tom, alam mo yung hiya, ego pala yun. Ego pala yun. Diba? So the more na nadadown ka pala, dapat the more na mas lumapit ka sa upline, the more na mas dumikit ka kay Sir Tom. Provided, willing ka lang sanang tanggapin yung sasabihin niya. Kasi kung gusto mong yumaman, kapatid, kailangan handa ka marinig yung dapat mong marinig, hindi yung gusto mo lang. Kasi kadalasan tayo, gusto lang natin, yung gusto lang natin marinig. Madaling sumunod pag may pay-in. Madaling sumunod pag malakas ka ng mga panahon na yan. Ang tunay na challenge, pag nanghihina ka, susunod ka pa kaya. Minsan kasi pag nanghihina na tayo, puro problema na nakikita natin, di ba? Which will lead to my next topic. Yan. Ay, ako pala. Ano lang ah. Ay, Sir Tom, sige. Have a seat. Idagdagan ko lang yung sinabi niya. Kasi yung mga tao no, na nagtatago, no, sabi nga niya, downlines, pagka walang production, nagtatago sa upline, hindi nagpapakita. No? Same with Binci, no, hindi pa nga siya presidential director. So, ganun na rin yung iniisip niya. Ay, nandiyan si Sir Tom, wala akong benta, magtatago ako. So, even presidential directors, sapphire presidential directors, emerald presidential directors, no, ruby presidential directors are guilty of the same thing. Yung dati niyang upline, pagka may kasalanan, tinataguan din ako. Si Sac Lopez, ang laki-laki niya, pero nagkakasya siya sa likod ng upuan. Yung ginawa ni Binci kanina, si Sac nagturo sa kanya noon. Kaya magtago ni Sac dyan sa upuan na yan. Ha? Ganun din, no? And you know, when I talk, you know, eh dati kasi, nung maliit pa yung iFern, konti pa lang yung leaders, ito, I tell you, ha, yung time na wala pang Messenger, wala pang Viber, wala pang WhatsApp, no? Wala pang chat group. Kumbaga, pag maghabol ako ng mga leader, 100 yung leader, isa-isa kong ite-text. No? Buti na lang yung gamit ko yung Nokia na communicator, 'di ba? Yung parang maliit na laptop siya. So parang pwede ka mag-schedule ng sending, pwede ka mag-schedule ng 100, no? Same message papadalaan mo. So buti may ganun, no? And then I use the BlackBerry. So similar yung mga functions niya, very user-friendly. Walang chat group. You need to understand, walang chat group. Individually, kailangan, kung meron kang isesend na message sa 100 na tao, 100 times ka magsesend.
pag nag-reply sila, 100 times ka rin magre-reply. So, na-master ko na yung mga copy-paste, no? Yung mga sending to many, na-master ko yan. So, before, naghahabol talaga ako ng leader. Oh, bakit? Nasaan ka? Ba't di ka nagpaparamdam? Di na kita nakita? Ba't absent ka? Ganun ako. But syempre, pag lumalaki na yung iPhone, no? Dumami na yung tao, hindi ko na magagawa yan sa madaming tao. So ngayon, nakikipag-communicate ako dun sa lumalapit. Kasi I understand that kung ayaw ng tao, kahit na gano'ng kakagaling, hindi mo siya mahihila. Kasi kung gusto niya talagang lumubog, gusto niya talagang magtago, kahit anong gawin mo, hindi mo na siya mahihila kahit magaling ka. I realize that kasi umabot na ng $1 million club, nagkaroon pa rin ako ng problema, di ba? So kung ayaw niya talaga. Pero pag gusto ng tao, no, wala rin makakapigil sa kanya. And napakabilis, no? Parang yung sabi nga niya, nung nag-sanib puwersa na kaming dalawa, labi niya natutunan, ang bilis ng resulta niya. So, yung pagtatago, yung hiya, ego yan. Ang dami ko na nakilala, sir, nahihiya kasi kami. Sir, kung alam mo lang, palagi ka namin pinagpre-pray. Sabi ko, hindi kami close ni God. Ha? Parang pagka pinag-pray mo ko, hindi niya ako tinetext. Hindi niya, uy, Tomani, alam mo ba, pinag-pray ka ni ganyan. Alam mo, Tomani, hindi mo siya nakikita, pero sa puso niya, Ivern. Diba? Hindi siya nagtatrabaho, pero sa puso niya, Ivern. No? That's a joke. No? Kung ano yung negosyo mo, yun yung trabahuhin mo. Kasi nung empleyado ka, masaya ka, hindi ka masaya, everyday papasok ka, kung hindi, wala kang sahod. No? Yan yung nakakapagtaka sa Pinoy, no? Sa Pilipinas, kung bakit ang sipag-sipag niya para sa kakarampot na sahod, no? Na mamatay-matay siya. Boss, di ba yung palagi kong sinasabi, yung baha hanggang leeg. Pero boss, malapit na. Medyo may konting baha lang, pero makakarating, di ba? Pero nung I-Fair na umambun lang ng kotyo, ay, baka lalakas yung ulan. Cancel na lang natin yung meeting, di ba? Bukas na lang, di ba? Umaambun eh. Parang ambon pa lang, pero ang report niya, grabe, upline, grabe yung ulan dito, di ba? Kung pwede, magse-search siya ng picture sa Google, di ba, na umuulan. Para yun yung papadala. Hanap siya ng lumang picture sa gallery para mapadala sa'yo. No? So yung mga tao na nagtatago, no? Recently, I was talking to some presidential level, no? Presidential director level, $1 million club level. Sabi niya, sir, sorry ka na, nahiya lang talaga kasi wala kaming resulta. Sabi ko, naging presidential director ka ba kung hindi kita tinulungan, no? 6 years ago, 7 years ago, 8 years ago? Hindi. Nung umpisa kita tulungan, anong rank mo? Sabi niya, distributor. May resulta ka na ba nun? Nung umpisa kitang i-mentor? Nung umpisa kitang tuluan every step of the way? Magkaaway kayo mag-asawa? Ako yung pinagsasabihan ninyo, kung nag-aayos nung away nyo mag-asawa para makapagtrabaho kayo na maayos together. Di ba wala pa kayong resulta, wala pa kayong ranggo? Oh, bakit ngayong presidential director, $1 million club ka na, kailangan may resulta para kausapin ako? Bakit kailangan lumaki na ng husto yung problema sa kakalalapit para magtanong? Samantalang dati, nag-uumpisa pa lang yung problema, nagtatanong ka na. Kaya hindi na siya naging problema. Eh ngayon, tinataguan mo ko dahil wala kang benta, wala kang production, tapos yung income mo mababa, so nahihiya ka, no? Hiya daw, as I said, hiya is ego, kasi takot kang mapagalitan, takot kang mapagsabihan. Nung empleyado ka, may choice ka ba? Wala. Pagka pinatawag ka ng boss mo sa opisina, kahit hindi mo kasalanan, pinagalitan ka, yes boss, kasalanan ko po boss, sorry po boss, di ba? Parang ikaw ang trumabaho, siya yung sikat. Pagka siya yung mali, ikaw ang sisi. Tama? Wala kang choice, tatanggapin mo. Pero dito sa iPhone, ewan ko ba, ayaw ko na. Hindi na ako mag-iPhone, hindi na ako masaya. Hindi ko na kaya. Samantalang pag tumingin ka sa paligid mo, umpisa sa sapatos na suot mo, medyas na suot mo, brief or panty na suot mo, bra or bra na suot mo, tama? Yung kinakain nyo everyday, tuition ng mga anak mo, pambayad ng kuryente, tubig, ilaw, internet, cellphone na gamit mo, lahat galing sa iPhone. Pero para makapagsabi ka, hindi na ako masaya, ayaw ko na. Samantalang nung empleyado ka, wala ka naman. Meron ako isang nakausap nga, presidential director, lumipat ng kumpanya. Sabi ba naman sa akin, 9 years na sila sa iPhone bago sila lumipat. Sabi, sir, sa totoo lang, wala kaming napundar dito sa iPhone, wala kaming savings. Sagot ko, bakit? Nung dumating ka sa iPhone, may napundar ka ba? Wala. Nung dumating ka sa iPhone, may savings ka ba? Wala. Sabi ko, pakibalikan lang yung Facebook mo.
tignan mo yung laman ng Facebook mo na sinasabi mong wala kang savings, wala kang napundar, eh nag-i-staycation kayo. Nagboborakay kayo, buong pamilya. Pinag-birthday mo nanay mo, pinag-birthday mo yung anak mo, pinag-birthday mo yung asawa mo, puro may handaan. Diba? Tapos sabihin mo sa akin, wala kang savings, nakakotse kayo. Tama? So, paano mo sabihin na wala kang savings, na walang nangyari sa'yo, na wala kang savings, na wala kang napundar? Samantalang ibang-iba ka na kumpara nung bagong pasok mo sa iFern, nakahera ka lang sa fast food. Diba? So, ang tao kasi, ang nakikita madalas, problema na lang. Hindi niya na nakikita yung nakapaligid sa kanya na achievements or lifestyle na nagkaroon siya. Kasi dati ang problema, hindi makakain ng 3 times a day. Ngayon, Grab Food, Lalamove, Food Panda, 'di ba? Ang mga post puro restaurant, 'di ba? Tapos sasabihin walang napundar, sasabihin walang savings. Eh kinain niyo lahat eh. Tama? Kinain niyo eh. Meron ako kausap recently, no? Mini lady, luxury car club, no? Tapos medyo delay sa monthly. No? So syempre we give financial mentoring also. No. So sabi ko, puro ang post niyo date, 'di ba? Check-in sa hotel, 'di ba? Kain ng masarap kung anong trending. Sabi ko, magkano nagagastos mo dun sa check-in? Magkano nagagastos mo dun sa date ninyo, 'di ba? Sabi ko, paki-total mo kasi yung nagastos mo diyan, 'yan yung pang-monthly sa kotse. 'Di ba? Meron ako nakausap, ito million dollar club naman. Sabi niya, buti pa si ganyan, puro na lang check-in. Buti pa si ganyan, puro paborakay. Buti pa si ganyan, puro staycation, puro kain sa restaurant. Sabi niya, kami nga, kung hindi kasama ang downline, hindi kami kumakain sa restaurant. Sabi niya ganun. Sabi ko, tignan mo naman itsura mo. Ginto yung relo mo. Ginto yung relo ng mister mo. Naka Hermes ka na Birkin. Tama? Nakatira ka sa Valle Verde. Yung kotse mo, may Mercedes ka, may Mini Cooper, may artista van. So sabi ko, marami kang napundal. Pero bawas yung pagbabarakay mo o bawas yung pagkain mo sa restaurant kasi priority mo yung assets. Tama? Kasi pagkakumain ka sa restaurant, masasanla mo pa ba yung experience na yan? May susuka mo ba ulit yun? Tapos mabebenta mo? Hindi na eh. Pag nakain mo na yan, na itae mo na, naiihi mo na, ang natira na lang yung Facebook post, IG post, TikTok post. Samantalang naghulog ka ng kotse, naghulog ka ng relo, naghulog ka ng Louis Vuitton, iyon na yon. Pag nagkagipitan, no, marami na dito sa iFern. Ang negosyo kasi up and down eh. Apat yung kotse, nagipit, benta muna yung isa. Tama, nakaikot. Yung kasi nagbenta ka isang kotse, nasave mo yung tatlo. Tapos mamaya, after 6 months, after 1 year, bumili naman bagong kotse. Gets mo? When you prioritize assets, then you have assets na fully paid na parang ano siya eh. Yung mga, ang thinking kasi sa Pinoy, magpundar. Tama? Mag-saves. Savings daw. Okay. Nagkaroon ka savings, 10,000, 50,000, 100,000. Pag may nagka-problema, anong nangyari? Withdraw rin naman eh. May sakit si nanay, may sakit si ganyan, para sa tuition. So yung 100,000 mo, wala na. Or biglang may lalapit, walang-wala. Kasi naawa ka, tinulungan mo, wala na yung pera mo. Meron ako kausap, tumigil sa iFern, bumalik sa pagiging OFW. Tapos nagkasakit yung kapatid, nangutang ng 300,000 para pang ICU raw. Ngayon, ikukulong daw siya doon kung hindi daw siya nagbayad sa ibang bansa. Biglang after 6 months, lumapit sa akin. Eh nung umalis, hindi naman nagpaalam sa akin. Diba? Wala naman sinabi sa akin. Biglang hindi rin nagpaalam sa upline. Hindi naman kami nagkulang ng tulong. Pagka nung umalis, nung hindi na masaya, hindi kami involved sa decision. Pero nung nagipit, makukulong na, biglang involved na kami. Biglang iFern lang naman maaasahan namin. Bit-bit ko naman yung iFern dito. Tinong ka-upline, sabi ko, since nag-abroad siya, may pay-in ba? May bent? Wala. O, so walang movement. So, ito yung sinasabi, kung alam mo lang, Sir Tom, palagi kita pinagpe-pray na ang puso ko, iFern. Talaga, kung ang puso mo, iFern, di ka nag-abroad. Tama, kinausap mo kami kung anong problema, nakapagbigay kami ng advice. Kasi, lumabas, nag-abroad na siya, mas lalo siyang nalubog. Tama, kasi hindi na siya makakapagpadala ng pera kasi babayaran niya yung inutang niya. Kung hindi niya nabayaran, makukulong siya. Eh di worse, naging mas worse pa.
Samantalang dito sa Pilipinas, mababa man yung income niya sa IPERN kasi kulang ang effort, kasama niya yung pamilya niya. At walang chance na makulong. Tama? So siguro, my question to you, Binchi, sabi mo, excitement is very important. Paano magiging excited kung nag-away kayo ng misis mo? Kung yung downlines mo, kunyari, na attrition, tumigil na siya. How can you show excitement when you're may pinagdadaanan ka? Nag-away kayo ng nanay mo or whatever, or merong nangongolekta ng utang sa'yo. So how can you show excitement when that happens to you? Siguro po, Sir Tom. Sir Tom, alam po ba tumayo? Go, of course, of course. Go. Parang hindi po makabuelo. Sige, para tumangkad ka. Ayan. So, ano Sir Tom, ang pinagbasihan ko po nun yung talk, hindi ko lang po alam kung tumasagaw po yung talk na yun about gratitude. Parang gratitude po ating topic nyo. So, parang sabi nyo po kasi doon, parang hindi ko naman sinabi, sabi ni Sir Tom to, parang hindi ko naman sinabi na hindi ka magkakaproblema. Wala akong sinabi na hindi kayo mag-aaway ng jowa mo, ng kabit mo, kung ano man. No, hindi ko sinabi yan. Pero kung meron ka lang gratitude, sana maayos ka nagdidesisyon sa mga bagay-bagay. So ako po Sir Tom, ang solusyon ko po palagi pagka yan, di maiwasan, mag-aaway po kami ni Abjen or mag-aaway kami ng downline. Siyempre, ano to eh, relationship business to eh. Sino yun? Relationship business to eh. Diba guys, don't get me wrong, relationship business siya. So, huwag kang magtaka kung magbabangga talaga kayo ng downline mo at times. Ng upline mo at times. Kasi kung hindi, ibig sabihin hindi kayo nag-uusap. The mere fact nagbangga kayo, nag-uusap kasi kayo. Tama? Pero kung may gratitude, I think lahat ng bagay kayang masolve with gratitude. No, so, hindi ko sinasabi na huwag ka mag-emote. Pwede siguro 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Di ba, paulit-ulit naman sinasabi ni Sir Tom sa atin. Di lang sa inyo, pati sa akin, di ba? Daanan, wag. So, yun, Sir Tom, yun po yung parang naging pinangahawakan ko palagi. Yung connected pa rin siya sa, ano, sa SIPAG. No? Yung one day at a time na po ako mag-isip ngayon. I always do this. Parang ngayon, nasa NDO tayo. Tama, alam ko, gigil na rin kayo mag-present eh. Tama ako, gigil din ako mag-present. May nahabol din kami. Pero, yung utak ko kung nasan ako, dun lang muna. Tama, kaya kunyari, may problema kami na Abjen. May problema ako sa nanay ko. Tama, may problema ako sa downline ko. Pero kung di ko siya kasama, meron akong prospect sa harapan, wala mo na yung problema ko. Kasi unfair naman dun sa tao na nag-commute o namasahe o nag-gas para mapakinggan yung presentation, tapos hindi ko ibibigay yung best ko. Tama, naalala ko si Up Ali, nag-tandem kami a year ago. Walang tao. RBA, dalawa lang kami. Tama? Pwede ako magpiin sa kanya, pwede siya magpiin sa akin. Dalawa lang kami. Guys, naiyak ako sa reply ni Sir Tom. Marami ako mga magic moment with Sir Tom. Actually, gumagawa akong libro. Ano? Hindi ako nabibiro. Gumagawa akong libro. Ano? Na lahat na natutunan ko. Gawin mo yan. Ako gagawa ng forward. Yes, Sir Tom. Diba? Gumagawa ako ngayon. Kasi ngayon pa lang naman ako nakaka-absorb eh. No? So, marami pa akong di alam. Pag ako nagkaroon na marami malaman, bahala kayo. Diba? So, sabi ni Sir Tom noon, ilan ang guest? Parang dalawa lang ata. Sige, just do your best. Malay mo, yan na ang next presidential director. Kinilabutan ako. Hindi ka ba kinilabutan doon? Kung ibang may-ari, magalit na sa'yo. Ano ba yan? Ano ba ginawa niyo? Hindi ba, di ba? Pwede. Pero anong ginawa niya? Inisip lang muna niya, ano yung andyan? So from then on, parang kami ni Up Ali, nasyak kami sa replik. Natatakot kami ni Up Ali. Di ba? Up Ali, paano natin gagawin ito? Binsi, ganun din sa akin lagi, si Alejandro eh. Binsi, bahala na. No? So, yung reply ni Sir Tom, that might be the next presidential director. Kita ko yung mukha ni Up Ali. Game mode. Tapos dalawa lang yung pinapresentahan namin. Kala mo, 1,000 yung kausap namin dito. No? So, it starts with gratitude. No? We always have to be grateful. So, Sir Tom, yun po yung answer. I think gratitude saves everything. Okay, very good. Perfect answer. No? Kasi for me, gratitude din talaga. Kasi kung titignan mo lang kung anong meron ka, anong nabili mo, anong na-achieve mo, anong kinita mo sa IFERN, kaya nga may dashboard eh. Yung dashboard nakalagay yung total accumulated earnings mo, di ba? Huwag mo sasabihin sa akin na ewan ko saan napunta. Kaya nga sabi ko, dun sa umalis, di ba, balikan mo lahat ng FB post mo. Kasi yung sinasabi mong wala kang savings, wala kang napundar, tignan mo yung FB post mo. Yung ngiti lang ng mga yung ngiti sa mukha ng mga anak mo, doon napunta yung kinita mo. Huwag mo sasabihin wala nangyari, napalaki mo yung mga anak mo na hindi ka nangungutang. Kung anong uso, meron sila. Kung anong uso na damit, anong uso na laruan, cellphone, meron sila. Nung kalakasan ng income mo, kaya mong bumili ng iPhone para sa anak mo. Diba? Huwag mo sasabihin wala. Basta pagka with gratitude, sabi nga, with gratitude, everything is possible.
without gratitude, nothing is possible. Okay? So, move on to your next topic. We have 30 minutes to 4 o'clock and then we para may time tayo kay Stephen and kay Jen. Ayun, no? So, parang nataanan ko na yung gratitude. No? So, okay lang ba starting today, let's be grateful every day. No, meron akong nakita, no. Sabi kwento siya. Lalaki naglalakad. No, so papasok ng trabaho, na bad trip siya kasi nung kumain siya, namansahan yung damit niya. Eh puti. Puti yung uniform nila, namansahan. So wala siya mautusan sa mga anak niya, no, na tumulong kasi nasa eskwelahan lahat. Tapos nung papasok pa siya, nasira pa yung motor. No, so nag-commute siya, umakyat siya ng overpass. Overpass matawag. Sorry, hindi na kasi ako nagko-commute. Yes, di ba? Yabang! Anak mayaman! Di ba? Sa LRT, Same subdivision ba tayo pinanganak? Di ba? Hindi ako mag-end. Sir Tom, yung Mini Cooper po, may sticker kami ng ano eh. Nang hindi po ako hinaharang dun. Di ba? So, alam mo yung bad trip siya. Di ba? Nangyayari ba yun? Minsan yung bad hair day kung tawagin kahit kalbo ka na. Di ba? Di ba nangyayari? Di ba? Hindi ako... Tatawanan niyo yung katabi niyo, grabe kayo ha. Hindi ko sabihin, naka-color pink. Diba? So, naglalakad, diba? Naglalakad. Bad trip siya, umakyat siya ng overpass. May lalaki. Walang kamay. Walang kamay, walang paa. Imaginin mo, walang kamay, walang paa. So, gumaganon-ganon, nakangiti. Masayaw-sayaw ng ganon. Oo, nasayaw-sayaw siyang ganon. So, baba siya. Tapos, parang nag-guilty siya. Parang, ano ba to? Parang, ako kumpleto yung katawan ko, diba? May kamay ako, may paa ako, nakakalakad ako. Tapos, sa simple na talsikan lang ako ng, di ba, ng sarsa, bad trip ka na. Sira lang yung motor, bad trip ka na. Di ba, wala ka lang mautusan sa mga anak mo, bad trip ka na. Bumalik siya. Binalikan niya yung gumagano-gano. Sige, ganun-ganun nga kayo. Yan, galaw-galaw, pandigay ang tokin. Sige, ganun-ganun kayo, yan. Ang cute, di ba, parang mga labubo, di ba, galaw-galaw. Kembol-kembol siyang ganun, no? Sabi niya dun sa lalaki, sir, may gusto sana akong kwento sa iyo, eh. Ang sama ng araw ko ngayon, sir. Natalsikan ako ng ano ng sarsa, nakaputi ako. Wala akong mautusan sa mga anak ko, nasa eskwelahan lahat. Tapos nasira pa yung motor ko, kaya ako nagko-commute. Pero alam mo, nung nakita kita, walang kamay, walang paa, kumikembot-kembot ka pa, namasayo-sayo ka pa, nag-guilty ako, sir. Tama? Alam mo, sabi nung gawa ganun-ganun. Hindi ako masaya, nagkakamot lang ako ng puwet. Kidding aside, walang kwentang story yun, no? Oh, kaya next time, pag umanyang ngayon kayo sa office, alam ko na, uy, nagkakamot ng puwet, di ba? Okay lang ba, let's be grateful. Di ba? Yung iba, bad trip sila. Di ba? Kasi wala silang pay-in. Alam mo ba, yung iba, wala nga pang pay-in eh. Buti ka nga, member ka na eh. Di ba? Yung iba, bad trip sila. Kasi nakakabenta lang sila ng product. Yung iba nga member, di makabenta eh. Buti ka nga, may 280k eh. Tama? Yung iba, bad trip sila. Diba? Kasi may strong legs sila, wala silang kita. Yung iba nga, di makakuha ng lep eh. Ikaw nga, babanggaan mo lang, banggain kita eh. Tama. Alam mo kung magiging grateful lang talaga palagi. Just one day at a time. Umuna isipin yung bukas, susunod na bukas. Kasi minsan, nahirap din ng puro planning. Yan din ako dati. Sakit ng networker yan, Sir Tom. Yung puro planning, strategy. Pare, kita tayo sa McDo, planning tayo. Pwede na ako pumalit sa Hamas, Israel eh. Ako nagagawa ng tactician doon eh. Lahat na ng plano, ginawa eh. Diba? Pero just one step at a time. What can you do today to produce? I-interrupt kita dun sa sinasabi mong planning. Ha? Networkers really love planning, strategizing, because walang rejection dun eh. That's why they love to do that. Halika, plano tayo. Puro plano, puro idea. Kasi yung itinuturo ni Ifern, may rejection. Tama, kakausap ka ng tao, hindi mo kakilala. Diba? Pwedeng hot market, pwedeng ano, warm market, pwedeng ano, cold market. Diba? Parang any market, merong rejection. Kaya nag-iisip sila, ano yung gagawin na walang rejection? Diba? Nag-iisip sila, nagpa-plano sila, strategy, idea, meron kaming pinaplano, meron kami naiisip, no? Kasi, tinitignan, nag-iisip sila ng paraan na walang rejection. Eh, kahit bilyonaryo nga, may rejection. Tama? Ako, ilan na nakausap ko, mga 001 ng ibang kumpanya, presidente ng ibang kumpanya, di ba? Silang lumapit sa akin. Pero dahil sa mga sinabi ko, rejection. Kasi hindi nila gusto yung mga sinasabi ko eh. Gusto nila may pakotse, may allowance, no? Gagawin ko silang 001, may strong leg. Eh, lahat ng hiningi nila, hindi ko maibigay. Kaya, rejected din ako.
Tama? Okay lang sa akin kasi yun yung patakaran ko eh. Ayaw mo, di i-reject mo ko. Diba? Parang yung iba, inupuan ko pa, ganyan. Sabi ko, oh, meron kami big event. Doon kita i-announce na 001. Sabi ko, mag-America na ako. Ito yung manager ko. Sa kanya ka na mag-coordinate. Usap kayo mabuti. Pagka na-plancha na, chat ninyo ako. Tapos, ilo-launching kita sa next event. After that, ni-honey-ho, wala na. Diba? Nagsesend ako ng message, hindi na nagre-reply. Ako, sininzon. Siya ang una lumapit. Pero ending, sininzon niya ako kasi hindi niya gusto yung mga sinasabi ko. Okay? So, ganun talaga, no? Wag puro plano, puro action. Saka yung sinasabi, parang kasi down, kasi walang benta, ano-ano iniisip, nagtatago. Yung sinasabi niya, one day at a time, alami, no? Thank you very much when you shared this one day at a time to the Council of Presidential Director. Maraming presidential director tinamaan doon, ah. And marami sa kanila, parang they're doing what you're doing. Natuto sila. Natuto ang mga presidential directors sa senior field vice president. Palakpakan natin. Kasi he gave practical advice. The PDs kasi, ang raming iniisip din. Kasi nakakahiya, PD ako, nakakahiya, mini lady ako, nakakahiya, million dollar. Puro nakakahiya iniisip. Nahihiya ka din magtrabaho ka. Diba? So, ganun din sila. Pumupunta rin sila sa mode na anong gagawin ko, anong strategy, anong plano. Kasi nga, parang nag-iisip naman sila, ano yung pwede gawin na walang hindi kailangan na hard work? Diba? Sabi nga, yung resulta na gusto mo, nandun sa iniiwasan mong trabaho. Okay? Yung gusto mo mangyari, nandun siya sa iniiwasan mong gawin. Dahil hindi mo siya ginagawa, hindi mo siya makukuha. Okay? So, thank you and continue. Yes, Sir Tom. Sir Tom, add ko lang din po, no, yung ugali ko kasi dati po yan, yung, ako to. Naririnig so, nyo? Okay ba yung microphone? Yes, ni Sir Tom. Okay. Pabulo lang talaga ako, Sir Tom. Grabe kayo, kayo kaya dito. Diyo ko lang. Baka lang, hindi nakaka-nervous katabi si Sir Tom, ha? No? So anyway, ako din, victim ako niyan eh, yung victim's mentality. Di ba yung parang iniisip ko masyado yung iisipin, nung mga down moment ko, ano iisipin ng downline ko, nawala yung kotse ko, ganito ganyan. Alam mo, yung totoo, wala rin pala silang pakialam sa'yo. Totoo, alam mo, yung iniisip mo, alam mo yung, Sir Tom, ano ba tawag doon, yung pag may dumi ka, yung sobrang conscious mo, yung kagaya ng kwento ko kanina, ikaw, conscious ka kasi may dumi ka o gusto yung damit mo, alam mo, ang totoo, di nila napapansin. Wala naman di kasi silang pakialam sa'yo, alam mo bakit? May sarili din silang problema. Kaya minsan yung nagpapatagal sa'yo, iniisip ng ibang tao kaysa gumagalaw na. And biktima ako niyan last year, dami kong iniisip. Pwede ko palitan si Einstein sa dami ng iniisip. No? So, very important sa attitude yung GLLA. Di ba? Gas-gas na, no? O, pero lagyan tayo ng konting twist. Sabi nyo nga, GLLA. Sino nakakalam ng ibig sabihin ng GLLA? Ano? Lakasan nyo. Sige, lakasan nyo. Yes, in short, yes Sir Tom. Tama para mas mabilis na, tama? In short, yes Sir Tom. In yes, tama po. Okay na, ma'am. Ay, kaya na wala yung tunog ng mic, nasa iyo na punta, ma'am. Dela okay lang. Si ma'am nakikinig, 'di ba? Palapakan niyo si ma'am na pa-participate. Oh. Naka tiger outfit pa si tita. Alam ko na yung roar, no? Roar. Tawa-tawa. 'Di ba? May natutunan ba kayo? Puro lang itawa. Diba? So, GLLA, very important dyan. In short, yes, Sir Tom. Sabihin nyo nga, yes, Sir Tom. Mas malakas pa. Yes, Sir Tom. Say yes, upline. Yes, upline. Tama? Bakit? Logically speaking, ha, sa upline muna tayo. Bakit? Active upline, ha? Lilinawin ko lang, baka mamiloso po kasi iba. Pakinggan yung working upline. Okay, para clear, ha? Huwag natin pag-usapan yung tamad na upline. Pag-usapan natin yung working upline. Pakinggan mo yan. Logically speaking, bakit? Kasi, wala namang ituturong mali yan sa'yo. Alam mo bakit? Isipin mo mabuti to. Kung ito si upline, ito ka, ito yung isang downline niya. Di ba kailangan left and right, kikita, di ba? Si upline. Pag may tinuro bang mali si upline, kikita siya sa'yo. Kaya tinuro ka niya ng mali, makakapag-produce ka, hindi. So pag wala kang pinodruce, wala siyang kikitain. Oh, may tuturo siyang mali sa'yo, wala. Ganun siya kasimple. Kaya wag ka na muna minsan mag-isip. Pag may sinabi si upline, minsan di mo talaga maintindihan. Ako, marami pang tinuturo si Sir Tom sa akin, hindi ko talaga naintindihan minsan. Hindi nga minsan, madalas nga eh. Oo, na yung mga pang-bilyonaryo na nausapan, ang dami naman na hindi pa naman nagpa-process sa utak ko. Di ba? Pero inugali ko lang mula nung nag-promise ako sa sarili ko na hindi ako mag-filter. Kasi di ba minsan masarap lang kasing sundin yung mga kaya lang natin.
Pero pag nagre-resista kasi yung katawan, doon na yung time lang hirap ng sumunod eh. Do you get the point? So very important yung pag-yes upline. No, yes upline saan? Ako number one sa pag-attend ng sizzle. Oh, darating na yung awarding natin. Tama, ilan ang bit-bit mo? Tama ang tanong. Ikaw ba, sasama ka? Tama? Sure? Sure ba? Pati nga ng mga mukha ng sasama? Sige, tingnan mo. Block natin sa Facebook, hindi pupunta ha. Tama, bakit? Kasi, alam mo, dyan maraming nai-inspire. Alam mo, ang tao parang cellphone lang yan. Sige, angat nyo yung cellphone nyo. Yung mga nang-snatch, may mga... Alam mo, ang tao parang cellphone. Whether gamitin mo yan sa productivity or manood ka ng Viva Max, parehas lang yan, malulobat din yan. Sita mo si Da, nalulobat yung cellphone ni Da. Lala. Ano ba gusto nyo? Yung panahon nyo, balahibong pusa. Wala na, hindi ko naabot yun. Pitos pa lang ako nun. Busa ng suka na tutuloy yung lumpia, yung mga panahon na natita. Tama, whether gamitin mo yan sa maganda or gamitin mo yan sa pangit, bottom line, malulobat ka. Yung sizzle, charging station, lalo na yung tumanitox. Tama, meron ako ditong grupo yung Sumargo family. Taas kamay ng Sumargo family. Yan, doktor, no, retired army estudyante. Ang kapanganakan ng tunay na pag-active niyan, naniniwala ko galing sa sizzle. Galing produkto ng sizzle yan eh. Yung mga yan. Kaya yan, may upline dito kami o wala, humahato yan. Ngayon nga, may kausapin yan, no? Dalawa lang, di ba? So, maraming pinapanganak sa sizzle. Eh, minsan kasi, di ba, tayo magaling, ako, victim din ako niya noon eh. Magaling lang tayo pag may gusto tayong pakausap kay upline eh. Diba? Upline. Meron tayong latag, may prospect. Upline, mayaman to, kayang kang bilhin ito. Diba? Imbis na ABC, no, sinibi Ariel mo pa yung upline mo eh. Kaya minsan yung upline, na-intimidate eh. Diba? Kasi imbis na yung upline mo, ibida mo, binida mo yung prospect. Upline, napakayaman nito. Tae ka lang nito. Huwag ka mag-expect. Kaya tuloy pagbunta ng upline mo. Sir! Networking kayo. Diba? Kasi sinibi Ariel mo yung upline mo eh. May bibenta ka? Wala po. Actually, sa survey po, sa ano po natin po? Sa Malboro po ako, sa Malboro. Tama? So, dapat, alam mo yun, dapat pag si apply, niyayaya ka, yes ka din. Give and take. Hindi yung palagi lang, pag may kailangan ka lang, tsaka magaling kay apply. Apply, 10:30 a.m. sharp. Dito tayo sa Ayala, ganito-ganito, okay? Be there or be square. Halloween. Diba? Oh, so, dapat, give and take. Pag si apply nag-aya, downline, meron tayong sizzle. Grabe, congratulations ha. Meron kang dalawang bagong sign up. Dapat makating kang sizzle para mas marami pa tayong matutunan kay Sir Tom together with your downline. Ano sagot natin kadalasan? Upline, busy eh. Di ba? Tama. But busy. Wala pong bantay yung aso eh. Isipin mo yung aso kaya mga bidali para magbantay. Yung bantay. Ngayon ikaw nagbantay sa aso. Di ba nakakatawa din yung mga Pilipino minsan eh. Bumili ng aso para magbantay. Yung aso binantayan. Tama? Oh, yun ulit. Pag may pakausap, ang bilis pa rin. Upline, grabe oh. Si upline naman, sige, sinasamahan ka. Pero pag siya humihiling, ayaw mo. Downline, atin tayo NDO. Ang pogi ng speaker. Diba? Si Sir Tom, bakit? Kala nyo, hindi naman ako eh. Kala nyo ha? Pero kakadikit ko, maahawa din niya. Maniwala ka sa akin. Minsan may kakalabit sa Sir Tom. Sorry, hindi ako si Sir Tom. Tama, give and take. Okay lang ba give and take tayo? Pag si upline na kaya, punta ka din. Kasi para sa'yo din yun. Isipin mo kung si apply ng si apply, pati sa presentation, aralin mo yung RBA. Liba lang naman tatandaan mo eh. Maniwala kayo sa akin. Ito lang din yung naging basehan kung bakit iPhone pinili ko. Sa dami ng inikutan ko. Presidente, produkto, presyo, plan, positioning. Yun lang. Di mo na kailangan maging magaling sa lahat ng slides. Memorize mo lang yung lima. Kaya ba yung lima na yun? O naman, na-compute mo kayo AX squared plus BX plus C. Na-memorize mo nga yung formula nung ano eh. Ano ba yun? Yung sa chemistry? Hindi kasi ako pumapasok eh. Para sa exam. Diba? Oh, ano ba naman to? Limang P lang, yung P pa yung huli, oh. Diba, kayang-kaya mo yan? Hindi kasi pwede yung palaging si apply. Diba? Kaya huwag kang matatampo kay apply minsan pag di ka na niya kayang samahan. Diba, kaya kanya pinapaatin ng NDO, ng skills. Sobrang galing ba nung last week natin? Yung skills nila, Sir Tom, ni Skinny, ano ba natawag? Ni Skinny Panda, Up Joseph? Very informative ba? Kami marami kami download ng takedown notes talaga dun. Kore, kasi kaya kanya pinapaatin, kasi para sa'yo, para handa ka sa bakbakan. Hindi pwede susugod ka, wala kang dalang armas. Kasi it's not every day na nandyan si upline sa tabi mo. Diba, kaya nga yung mga basic na turo ni Dean, diba, I do, you watch, you do, I do. Tama, I do. Nag-I do ka sa downline mo, no? Niligawan mo na pala. No? Diba, kasi darating yung panahon, ikaw na eh. Eh, ang sagot mo laging busy. Diba, busy upline, birthday. Busy upline,
Pucha, pati kapit-bahay nyo, pinatay mo na. Hindi ka lang makapunta ng CCL, di ba? Lahat na, pinatay mo na. No, so, darating yung panahon, ikaw na. O paano pag time na ikaw na? Na-tsempohan. Mataas ang posisyon, big time, kayang-kaya mag-corporate package. Sabi mo, upline, grabe, meron tayong latag Batangas. Sagot ko na gas mo, tsaka makapay mo. Kaya puntahan mo lang ako. Big time to. Anong sagot ni upline mo? Napurga na sa'yo eh. Downline, busy ako. Good luck. Diba? Upline, paano ako? Diba? So, ganun lang siya. No, kasi you have to equip yourself. Okay? Kaya pag sinabi ni upline, punta. Pag sinabing attend CCL, anong sagot? Yeah! Ano siya? Diba? Pag sinabing attend NDO, anong sagot? Yeah! Diba? So, yes lang lagi tayo. And yes din tayo to iFern Clubs. Correct? Kahapon, meron kaming grabing experience ni Stephen, tsaka ni Tita Grace, tsaka ni Ali. Oh, sino nagsabi na pagka mayaman, ayaw ng sasakyan or hindi interesado. Yung topic namin, 10 minutes iPern, 40 minutes Mercedes-Benz. Oh, isipin mo kung di nakadating sida, mukhang malungkot lang tong bata. Tama? Oh, eh dahil... Kung di siya nakadating, wala rin siyang jowa. Yun, sir. Wabenjo, Sir Tom. One day sisikat yung Wabenjo, bro, pagka ano ka pa. Tama, so, ang dami ko rin natutunan sa iFern Clubs. Tama, and it's connected with excitement. Di ba? Wala kasi nakaka-excite pag walang bago. Payag ka, 2 taon na walang bago sa'yo. Sino mapapapaniwala mo? Tama, so, ganun ka-importante. Ikaw, tanong mo sarili mo, kailan yung last time na nagdagdag ka ng iFern Club? Di ba? Kailan yung last time? Kasi pag sinabing Jordan and Hypebeast Club, porket nakaisa, isa na eh. 3 taon na yung parin yung Jordan mo eh. Hindi na Nike, nyek na eh. Diba? Anyek na. No? So, okay lang ba this time? Yes, upline tayo palagi. Yes, Sir Tom, tayo palagi. Ayan, sige, forward na ako, no? So, letter B, belief. Sabihin nyo nga, belief. Bibilisan ko na lang. Ayan, sabihin nyo ulit, belief. O, last na lang, may kikwento ko, pinaka-pinaka last na. Okay? So, merong mag-jowa. Sino mag-jowa dito? Taas ang kamay. Mag-jowa. O, hindi pa formal? Ano ba? Naka-live, baka makita kayo ng mga pamilya nyo, ha? Bitawan muna yung kamay niyan. Meron mag-jowa, nag-golf sila. No, nag-golf sila. Sige po, dito, tita. Dito dapat sa red carpet. Sana. Diba? Nag-golf sila sa isang exclusive sa division. Ngayon, pagka-golf nila ngayon, pagpalo, pak, tumama sa isang malaking bahay. Nabasag yung salamin ng bahay. Siyempre, natarantay mag-asawa, bisita lang sila eh. Punta sila ngayon dun sa bahay, kumakatok sila. Magsasorry, diba? Siyempre, courtesy. May lumabas, matanda, ermitanyong, haba na ng buhok. Parang 500 years old na ata yun eh. No? Sabi nung mag-asawa nung lalaki, "Sir, sir, pasensya na po. Ako po yung nakabasag nung salamin ninyo. Nag-golf po kami ni Mrs. Tumama po dun sa salamin." Eh, hindi naman alam ng ermita nyo. "Ah, talaga? Nabasag ba?" "Opo, sir. Pagpasensya nyo na po, patawarin nyo po. Sana mapatawad nyo po ako. Huwag nyo na po ako i-report sa, ano, sa admin." Sabi nung genie, "Dahil mabuti ka, no, at ano ka, honest ka, no? Genie pala matanda eh. No, kaya pala mukha siya matanda. Dahil honest ka, dahil mabuti ka, bibigyan kita ng 3 hiling, di ba? Pag mga uto-utong kwento, ang gagaling nyo talaga eh. Di ba? Yun yung gusto nyo, yung inuuto. Kaya tayo, biktima din tayo. Pag animals yung pinapakita ni Sir Tom, tuwang-tawa tayo sa, ano eh, no? Sa videos eh. No, so, 3 hiling daw. No, kahit ano, sky is the limit, natuwa yung mag-asawa. No, pero may kapalit. May kapalit. Gusto nyo malaman kung ano yung kapalit? Siyempre, yung genie matagal nagtago. Wala naman sigurong bata dito, no? Matured naman kay lahat, no? Sige. No, so, natawa si tita, wala pa. No, sabi nung genie, "Alam nyo, iho, medyo 500 din kasi ako natago sa, ano eh, sa genie. Kasi nung pagtama nung salamin, tinamaan yung baso, yung bote, kaya siya nakawala, tumama doon yung golf. Kaya siya natuwa. No, dahil nangyari yan, bibigyan ko 3 hiling, pero may kapalit. Dahil medyo matagal ako na natago sa ano 500 years. Ganda ng asawa mo eh." Sabi ng Jane. Ha? Baka pwede naman. 5 minutes lang, 5 minutes, mabilis lang. 'Di ba? Pero lahat lang gusto niyo matutupad. Kahit ano, sky's the limit. Syempre yung lalaki ayaw, 'di ba? Pero yung babae parang nakangiti, parang gusto ng babae. Sabi ng babae, "Honey, mabilis lang 'to. Ito na yung tutupad sa lahat ng pangarap natin. Tandaan mo, marami tayong utang, 'di ba? Delay tayo sa mga sasakyan." Tama? Ito na yung tutupad sa pangarap natin. Correct? Hindi na tayo mag-iPern. Tama? Shortcut to shortcut. Hindi na tayo mare-reject ng mga putang yan.
Tama? Sabi nung asawa, sige, sige, sige. Basta, huwag kang ngingiti paglabas. Baka naman mag-enjoy ka pa. Hindi, hindi. Ano ka ba? Tanda na yan eh. Pasok sila. Oh, ito na. Pasok sila, di ba? So ngayon, after 5 minutes, lumabas. Nakangiti yung, syempre, nakangiti yung Jenny, di ba? 500 years ba naman eh. Ako nga, 2 days lang. Lungkot-lungkot ko na, di ba? Actually, it's been a week. It's been a week. sabi niya, naka-live, naka-live. Diba sabi, huwag mo isipin sasabihin ng ibang tao, wala tayong pakalam sa kanila. Diba? O. Ito, nanunod na yung next presidential director niyo. Kaya ituloy mo lang yan. Tama. So, ito na. E di, lumabas na. Ito, malupit. Yung asawa nakangiti nga, no? Sabi nung Jeannie. Meron kayo tatlong hiling. Tama, kinuha ko ng isa. May dalawa na lang kayo. Tama? So, yung una, humiling siya bahay lupa. Tama? Bahay lupa. Sige, bigay ko na lahat sa iyo yan. Ano gusto mo? Bahay lupa. Sa Valle Verde, sa Green Meadows, lahat na. Tama? Ngayon, pangalawa, yung asawa, bayaran lahat ng utang. Para wala ng utang. Sige, gagawin ko na lahat yan. Yung pangatlong hiling nung lalaki, burahin yung nangyari. Tama? Burahin yung nangyari sa kanal nung misis niya. Alam mo, sabi nung Jeannie, alam nyo, ang tanda-tanda nyo na mag-asawa, naniniwala pa kayo sa Jeannie. Tama, basta connected sa belief, tayo malalaki na tayo eh. Di ba? Malalaki na tayo eh. May nasasabi, pangit iPad, ang laki-laki mo na eh, naniniwala ka pa? Tama ba? Di ka ba convinced, may sarili tayong building? May sarili tayo dong bago na naman? Tama, lahat ng parking lot na makikita mo dito, iPad na ata may-ari. Tama, dito na si Sir Tom, bilyonaryo na may-ari, naniniwala ka pa rin sa haka-haka. Ang laki mo na yun, naniniwala ka pa sa Jeannie? Maniwala ka sa akin, wala na mas gaganda pa sa Ipern. Maniwala ka sa akin. Panglima ko na eh. Diba? Buti sana kung una ko lang to, wala akong basehan. Panlima ko na. Ako na nagsasabi coming from you. Wala nang tatalo kay Sir Tom. Do you believe in Sir Tom? Yes! Naniniwala kayo? Yes! Sa vision ni Sir Tom? Do you believe in Mama Dam Kim? Yes! Sino dito ang mga nakinabang sa mga Kim's Diary post? Di ba marami nagka-pain dyan? Yung recent pain niya dyan, family package, Kim's Diary yun. Tama, naniniwala ba sa TikTok post ni Madam Kim? Do you believe in the product? Ginagamit mo ba? Yes. Eh bakit yung hinga mo para may plema dito? Tama, para may laman. Do you believe in your upline? Yes. Do you believe in your downline? Yes. May isa kasi sa downline mo, di ba? Upline, kita mo yung downline ko, o ba? Bobo yan eh. Sipin mo kinuha mo, mas bobo ka, ba't mo kinuha? Bobo pala eh. Do you believe in your clothesline? Yes. Ito ang tunay na kumpanya na nagmamahala ng clothesline. Maniwala kayo sa akin. I've seen it. Si Arvin, tayo ka lang saglit. Si Arvin po ay may franchise ng 2 minute burger. Sige, upo ka na. Tumayo ka na ba? Sir Tom, may mas maliit pa pala sa akin. Si Arvin ay naka-standard package months ago. Dinala ko sa bahay nila na Inomi. Nila tay Edwin. Nag-basketball lang kami. Hinandaan ni Naomi ng bulalo na may Hello Kitty na parang ano. Ano ba yun? May hinalo siya eh. Fish cake. Pag uwi ni Arvin the following day, alam naman na ng asawa mo, di ba? Sabihin ko na. Nag-loan. Family package. Sino nagpa-pay-in? Upline ko? Hindi. Downline ko? Hindi. Ang reason kung bakit siya nabaliw, close line ko. Kaya dito ang tunay, close line talaga. Talaga nagtutulungan. Okay, syempre maniwala ka sa sarili mo. Imagine mo, naniniwala na lahat ng tao, hindi ka naniniwala sa sarili. Para ka naman sira nun. Tama? So, dapat yung kumpiyansa mo, dapat buumbo. Okay. Sir Tom? Okay, thank you. So, palakpakan natin yung Jeannie story. Actually, gusto mo malaman kung sino yung mag-asawa na yon. Hindi ko na sabihin kung sino yung lalaki. Pero yung pangalan ng babae, Jen. Actually, yung wish niyong magkaroon ng presidential director, nanonood siya ngayon. Ha? Nanonood siya ngayon sa live. Ha? Dahil dyan sa Jeannie story mo, baka i-wish niya rin na makasama sa team niyo. You know, ang dami na nangyari. No? We have, in total, siguro mga 10 or 12 presidential directors na tumigil, lumipat na ibang kumpanya, nagtayo ng sariling kumpanya. No? The first 6 who left, nagtayo na isang kumpanya. And right now, umpisa na silang nagkakawatak-watak, naglilipatan na ng kumpanya. Ay, upline nyo. So,
Tapos meron recently, 'di ba, nagtayo rin ng kumpanya, 'di ba? Tapos yung produkto nila, wag ko na sabihin kung ano papel, papel yung produkto nila. PNP, papel at pangako. So, you know, I say kasi syempre pag nagsalita ng mga networker, yung mga matatagal na sa industriya, mabulaklak 'yan magsalita, no? Magaling 'yan magsalita, magaling mag-promise, 'di ba? The law of the first, ikaw ang mauuna dito, no? So sinabi ko na 'yon, ikaw ang mauuna, mauuna kang nauto, mauuna kang naglabas ng pera, mauuna kang mabigo, 'di ba? Mauuna kang habulin ng mga sumali after you, mauuna kang habulin ng mga pinangakuan mo rin. No, mauna ka ring you know, matulfo, ma-NBI, 'di ba? Naranasan na niya 'yun eh, 'di ba? Okay, so ito na lang sinasabi ko, yung belief, it's up to you, no? If you don't want to believe kasi sinasabi ko nga, 'wag mong paniwalaan yung mga sinasabi nila kasi yung mga umles, sisiraan si iFern, sisiraan ang upline, sisiraan si Madam Kim, sisiraan ako, sisiraan yung produkto, sisiraan yung kumpanya, no? Sabi ko, huwag mong paniwalaan yung sinasabi nila, huwag mo rin yung paniwalaan yung sinasabi ko. Ang tignan mo lang track record. Kasi the track record of iPern speaks for itself. Yung mga tao na naninira, di ba, parang yung last time na nagsalita ako dito, sabi ko, pinagdududahan mo kami. Tignan mo nga yung itsura ko, tapos tignan mo yung itsura mo. Sino ba mas mukhang kaduda-duda? Di ba? Ito ba yung itsura pinagdududahan mo? Sabi ko, tignan mo yung sarili mo, magsalamin ka muna bago mo kami pagdudahan. Tignan mo itsura mo, sinong mas kaduda-duda. So, but, you know, let's not talk about that. Sabi ko nga, huwag mong pakinggan yung lumalabas sa bibig ko, huwag mo rin pakinggan yung lumalabas sa bibig nila na dating nasa IFR na wala na. Tignan mo lang ang track record. Diba? Yung last year, sabi, hanggang December 2023 na lang daw yung IFR. 2024 na, nandito pa rin kami, no? Yung umalis last year yon. Yung umalis this year, nagtayo ng kumpanya, sabi hanggang December 2024 na lang daw ang iFern. Yan ba yung itsura nung mukhang hanggang December 2024? 24 hours nga nagtatrabaho to eh. Target namin, by katapusan, magagamit na natin to. Okay? And then yung pinakita ko recently, yung bagong warehouse, di ba? From 800 square meter na okay na kami, biglang ipinakita sa akin ng may-ari na may 1,000 katabi lang, may sariling gate. Sabi ko, lipat na kami dito, kahit mas malaki gastos, pero sarili ng gate. And you'll be surprised kasi busy area yung sa warehouse natin, di ba? Magkakaroon tayo ng mga billboard dun sa harapan natin. Okay? Tapos pagpasok mo yung buong driveway, iFern yun. No, so ito pinagplaplanuhan ko kasi sabi sa akin nung yung ABD, yung kuya ni Madam Kim, no, siya yung contractor na ginagamit natin para sa lahat. Sabi niya, "Tom, ang ganda nito. Pwede mo lagyan ng tarpaulin to umpisa pagbukas ng gate hanggang sa dulo." Eh, ang haba noon eh, 1000 square meters 'yun. Isipin mo na lang kung gaano kahaba, 'di ba? Sabi ko parang pwede ko gawin yung history nung iFern dito. Umpisa 2012 hanggang 2024, makikita mo hanggang dulo. So, idea pa lang siya. No? Pero parang kumbaga pag nandyan ka na, baka makita pa lang yun, tapos na boxing. Tapos yung dulo niya is magiging office building siya, yung second floor. Sabi ko, tignan niyo yung plano kung paano, baka pwedeng yung second floor, gagawa tayong conference room doon, tapos may bintanang ganito, na overlooking mo yung buong warehouse. Okay, so baka pwedeng doon na mag-RBA yung mga networkers natin, mga leaders natin. Nandun ka na sa warehouse, 'di ba? May pamerienda, may pakape diyan. O tas doon na kayo magkwentuhan. Doon na kayo mag-usap, 'di ba? Kung ilan package kukunin niya kasi ayan, yan yung akin, yun yung corporate, 'di ba? Yung family, 'di ba? Tapos gaano ba kalam? Ito tong area na to, anong tawag diyan? IFDC. 5.5 million lang yan. Yan na yung sayo, 'di ba? No, so that's in the planning stage. It will take 5 months of construction. Okay, kanina kakababa ko lang from the Mancom meeting, sabi ko nga, alam mo, this year has been one of the most challenging years for iFern, no, in terms of yung mga tao umalis, no, yung mga taong tamad, hindi nagtatrabaho, no, but at the same time it's also one of the most life-changing years, no? Because of this new iFern Academy space, no? Kumbaga, nagdagdag tayo ng mas malaking opisina, nagdagdag pa tayo ng mas malaking bodega, no? So, doon mo makikita kung gaano katibay yung kumpanya,
No? Umalis ang mga leader, umalis ang top earner, di ba? Parang alaming mga pinagdaanan ng mga kung ano-ano, pero nagdadagdag ng opisina, nagdadagdag ng bodega. It means to show that with or without sales, kayang-kaya namin. Diba? Umalis ang leader, edi gumawa ng bagong leader. Eh, kaya kayo, huwag niyong iyakan. Ano namin kasi, hindi makamove on. Iniiyakan yung mga, in downline ko kasi, tubigil. Ito yung huling umalis. Wala na kasing natitira. Dalawa na lang yung natitira. O eno ngayon. Basta nandito ka, basta buhay ka, gumagalaw ka, kaya mo magnegosyo. Diba? Ang kailangan mo lang sarili mo. Hindi mo kailangan, nag-umpisa ka, sarili ka rin naman ha. Tama? Nung nag-umpisa ka, mag-isa ka lang, wala ka namang alam. Natuto ka na, nakagawa ka na ng resulta. Oo, nakagawa ka ng grupo. Eh, mababa lang pangarap nila eh. Kaya tumigil sila. Diba? Wala silang utang na loob, wala silang gratitude sa katawan. Kaya hindi nila nakita ano yung napundar, ano yung kinita, ano yung naranasan nila dito. They don't care about what they were able to experience. That's them. Kung ikaw may gratitude ka, no, naniniwala ka, kahit na mag-isa ka lang, di umpisahan mo. Pero marunong ka na. May kotse ka na. Tama? Kung Jordan lang ang meron ka, may Jordan ka na. Nung nag-umpisa ka, wala ka nga Jordan eh. Meron kang sapatos, luma, peke pa. Diba? Oh. Naka-layup, hindi nakadak. Okay, so meron ka pang next? Oh, sige, go. Last na yon. Okay, so palakpakan natin si Binchi. So, sino yung next? Sabay na kayo, gusto niyo. Hindi, one by one. Okay. Sino yung next? Ikaw ba o si Jen? Okay, so palakpakan natin si Binchi. No? Marami tayong natutunan? Okay, worth it ulit-ulitin. No? Yung mga storya niya, yung genie, yung nagkakamot ng puwet. No? Alam niyo yung storya, you know, the business is all about stories. Mas marami kang storya na alam, nas natatandaan nila yung storya. The other things, the ABC, maybe nakalimutan, pero yung storya hindi nakakalimutan yan. Okay, palakpakan natin si Binchi. And you know, it's my privilege and honor to call up to the stage, no, yung better half of Vinci. Kung hindi dahil sa kanya, wala sila sa iPhone ngayon, no, yung paborito nung Genie, Jenny Bib Nicole Alecha. Thank you, Sir Tom. Okay. So, Jen, go ahead. Ano yung topic mo today? Ayan. Ay, fantastic morning, Sir Tom. Thank you so much po. Saan naman po ako? Deepest why. Ayan. So, medyo, ano tayo, pabaliktad ngayon. Clear well? Andiyan po ba kayo? Okay lang kayo, guys? Ay, ito pala. Ay, hindi, ibang slide, Kuya Ruel. Ah, iba yata yung PowerPoint isa kong niya. Slide. Sige, habang naghihintay tayo, share mo yung kung ano nangyari sa inyo ni Genie. Kasi, actually, yun lang yung curious sila eh. Diba? Paano ba ang Genie? Hindi ko maramdaman yung cheeks ko. The pressure is real. Actually, alam mo, Vinci, sinabi yan sa akin ni Jen, every time daw na magkasama kayo, iniisip daw niya si Genie. Ayan. So, ito po, Sir Tom. Ayan. So, what is your deepest why? So, ayan. Siyempre ako yung mag-ano. Ay, yan. Talagang kinabahan ako. Ayan. Ibang feeling pagkasama si Sir Tom. Ayan. So, syempre kinayo ko si Sir Tom, di ba? May Tagalog version, di ba? So, what is your deepest why? In Tagalog, pwede po bang sabay-sabay tayo magbasa? In Tagalog? Ayan. Tama po ba, Sir Tom? Tama. Ayan. So, syempre po, di ba, lahat tayo, nung pumasok tayo kay iFern, iba't iba yung dahil, ay, tatayo po ako. Sige, didit po ako sanay na umupo. Ayan. So, syempre, nung sumalit po tayo kay iFern, sino po dito yung, ano, yung nabaliw sa mga luxury cars na mga uplines? Yan, yung napresentan sila, nakita nyo yung mga, ayan, luxury cars. So, yung mga dream house naman na mga uplines na nakita nyo, yun doon kayo na-excite. Sino? Yan. So, iba't iba. Diba? So, sino dito yung, nung sumali siya, ang gusto niya, ang nasisip niya, extra income naman. Yun. So, iba-ibang reasons kung bakit tayo sumasali kay iFern. Tama? Pero the once na nasa loob ka na ng iFern, kailangan mo alamin ano yung pinakamalalim na dahilan kung bakit ka sumali kay iFern. So, syempre, andyan na si dream car, diba? Andyan na si dream house, savings, business, and more. But at the end of the day, no?
The how is easy when the why is clear. Pwede nyo bang basahin yun together? The how is easy. Yeah. 1, 2, 3. In Tagalog. Yes! Yes, Sir Tom. Diba? So, madali, diba, kumbaga, pagsali natin, day one, nandun, halimbawa, sino dito yung mga naka-family package, corporate package pataas? Oh, ang dami. Palakpakan nyo naman yung mga naka-family package. Sino mga hindi pa? Ayaw nila magtaas ng kamay. Ayan, mamaya kayo, huwag kayo mag-alala. Ayan, so diba, sa dami-dami, sa dami ng package, whether 10, 5 man yan, no, 31, 73, etc. man yan, pag uwi mo sa bahay, nagtititigan kayo ng package mo, tama ba? At tatanong mo sarili mo, ano nangyari? Sino, ano nang gagawin ko? Kaya ko ba to? Sino yung naano na doon? Nabudol ba ako? Diba? No, so, yun, na at the end of the day, hindi natin alam. Hangga ngayon naman, even kami ni Upline Vinci, syempre every day we are learning from Sir Tom. Hangga ngayon, sobrang layo pa, no, yung knowledge and yung skill. So every day, pinag-aaralan po natin si iFern. Pero pag alam mo yung dahilan kung bakit mo ginagawa si iFern, madali na po yung how. Tama? Madali na po lahat. So dapat alalahanin mo lang everyday. Kanina, i-connect ko po doon sa topic ni Upline Vinci na excitement, diba, sa kanyang tanong ni Sir Tom na paano pag may latag ka at nag-away kayo ng downline mo, ng misis mo, always remember kung bakit mo siya ginagawa. Always connect your deepest why. Ayan. So, idagdag ko rin po. No, na palagi sinasabi to ni Upline Cecil, kaya tinanong ko kanina sino yung mga naka-family package and up. Kasi, bakit ba mayroong mga distributors ang dali po pag na-reject ng isang, dalawang beses, tatlong beses na scene zone ka na sa downline mo? Naranasan niyo na ba yun? Yes? Ang dali nila mag-give up. Bakit? Kasi po, ang dali po i-give up nung nilabas nilang kapital. Tama? Ay, may hugot. May hugot? Diba? Kaya palagi sinasabi ni Upline Cecil, diba? Na dapat ayusin mo yung kapital mo. Ano ibig sabihin ng ayusin mo yung kapital mo? Dapat ang nilabas mong pera yung masakit sa'yo. Kasi may mga downlines din kami, naglabas 300,000 pero 5 days bago mag-reply. Sabi ko, ibig sabihin, hindi siya nasaktan doon sa 300,000. Pero kung nasaktan ka na sa 73,000, 300,000, at araw-araw mo nakikita yung package na yun, gagalaw ka ba? Hindi. Gagalaw. Na-reject ka? Okay lang ba? Yes. Kasi, bakit? Nag-credit card ako eh. Nag-swipe ako. 300,000 nilabas ko. Hindi pwedeng hindi ko siya mabawi. Si mami. Diba? Tama ba, mami? Naka-fanpack po ba kayo? Wow! Di ba? So, ayusin mo yung capital mo. Sino po dito yung mga naka hindi pa 7 accounts? Sige, dun muna. Hindi pa naka 7 heads? Akunti na lang. Wow. So, di ba, ayusin nyo po yung accounts nyo, ayusin nyo yung structures nyo, ayusin nyo po yung capital nyo. Because at the end of the day, this is a serious business. Di ba? Negosyo po siya. Sa labas, di ba yung 300,000, 600,000, katumbas po yan ng water station. Tama? Yung computer shop, computer food cart, di ba? Food cart, di ba? Computer shop, hindi nga eh, computer pa lang yun, walang shop. Correct? So, sobrang liit na po halaga sa totoo lang ang 73,000 ngayon. So, kung hindi ka pa naka-seven heads, ayusin nyo po yung package nyo, ayusin yung capital nyo. Kasi trust me, connected yan sa negosyo nyo. Paano mo mako-close yung kausap mo, yung prospect mo, pag ikaw mismo hindi ka naka-seven? Ikaw mismo hindi naka-fampack. Diba? Pag tinanong ka niya, Sir, Ma'am, ikaw, alam ba yung kinuha mo? Asa, ako, ano? Hindi yan pwede magsinungaling, diba? I friend, don't lie. Tama ba? Yes. So, dapat, kung ano yung gusto mong i-push sa prospect mo, dapat yun ka din. Correct? You attract who you are, not who you want. So, kung gusto mo ng family package, mag-family package ka po. Marami po kaming member na naglo-loan. Wala silang pera pero naglo-loan sila just to make way for the family package, sa bigger packages po natin. Kasi negosyo po to. Ang maganda sa negosyo natin, meron po siyang produkto na pwede mong ibenta. Diba? So, syempre, why iFern? Queerwell, pero po, pwede po pabalik doon sa kabilang slide. Yan. So, actually, saglit lang po, Sir Tom, yung topic ko. Ayan, deepest why lang po talaga. So, and why iFern? So, syempre,
Why iFern and why network marketing? Diba? Sino po dito yung first-timers mag-network? Wow, daming first-timers. Palakpan nyo ng mga sarili nyo. Diba? Sino po yung tulad namin na only timers? Natul po. Ayan. Ayan. So, diba, kumbaga, ano, at idagdag ko lang, isingit ko lang, why iFern? Yung nga, sabi ni Sir Tom kanina, diba? Grabe, tayo lang yung network marketing po na dalawa yung building. Diba? Tayo lang. Okay? And yung kinukwento ni Sir Tom kanina, yung warehouse, nag-flashback lang ako kasi naka-live tayo eh. Nag-flashback lang ako pero dati kasi wala kaming matour na warehouse kasi meron lang po stockroom. Stockroom. Literal. Opo, alam ni ano yan, kapatid yan. So, pero ito, imagine, even the owner, no, may warehouse na sobrang laki that can accommodate kalahating billion worth of products, by the way, di ba? Pero ngayon, mas ipapalaki pa. No, palakpakan naman natin yon. So, syempre, one of the many, many reasons naman yun kung bakit iFern, di ba? So, ayan, iano ko lang. Ay, paano ba ito? Forward po. Forward ba ako? Ayan. So, ito lang po, no? Yung one of the main reasons kung bakit tayo dapat nag-iFern. Sino po dito yung nagtatrabaho? Employees. Ayan. Estudyante. Meron. Pugante. Bakante. Ay, wala. Ayan. So, di ba? Difference between big money versus small money. So, ito po yung palaging sinasabi ni Sir Tom na, di ba, we have made, no, iFern and Sir Tom has made 750 people na kumita ng 1 million. Di ba? Sobrang dami. And yung million dollar club na kumita po ng 50 million and above, sobrang dami na rin po. 15 na people na kumita ng 50 million. Imagine, compute nyo na lang po yan, no? Sa cellphone nyo. Pero ito po kasi yon, no? The 40 years plan versus the 4 years plan. I-share ko na lang din po sa experience namin. Yung kinita po namin ni Upline Vinci, kung gagawin po namin yan sa normal na trabaho, baka in 40 years, 50 years, po namin makukuha, no? Yung kinita po namin dito kay iFern. So this is the very main reason kung bakit dapat tayo nag-iFern. Kasi yes, marami pong opportunity sa labas. Diba? Lahat po ng bagay ay mahirap. Tama? Wala pong madali. No, palagi sinasabi ni Sir Tom, there's no free lunch in this world. Kailangan po lahat is paghirapan. Pero ang tanong, saan mo nilalagay yung hirap mo? Saan mo nilalagay yung effort mo? Tama? Bayad na bayad ka ba? Or kulang na kulang pa? Diba? Parang Coke. Minsan sakto, minsan zero. Genie. Minsan genie. Diba? So, imagine po nito, kung ikaw ay kumikita po ng 10,000 in 12 months. Diba? 10,000 pesos in 12 months. That is 120,000 po sa isang taon. Which is parang hirap po, no, na gumalaw sa mundo na ganyan lang, diba? 4.8 million ang meron ka pong pera in 40 years. Sabi natin yun yung natabi mo. Diba? 40 years. Ang tanong, buhay ka pa ba nun? Diba? So, versus 4 years plan. Ibig sabihin lang naman po ito, yung sipag mo. Again, palagi po sinasabi ni Sir Tom, nung empleyado ka nga eh. Kahit sobrang lakas ng ulan, kahit meron ng bahang-baha, pasok ka pa rin eh. So, ang gagawin mo lang as employee, yung sipag mo ngayon as empleyado, diba, ililipat mo lang as sipag sa as iFern networker. Walang bawas, dagdag lang. Gets? So, ibig sabihin, huwag ka magbabawas ng effort. Kung masipag ka dito sa trabaho mo, dagdagan mo pa yung sipag mo, kay iFern, hindi mo siya babawasan. Kasi minsan, ay, time freedom, di ba? Pwede ako magising ng 11 a.m., tama ba? Kasi wala akong boss. Hindi. For the first few years of doing iFern, dahil hawak nga yung oras mo, di ba, kailangan mo pa rin i-employ yung sarili mo. Tama po? So, kung ano yung sipag mo before, doblehin mo, triplehin mo kay iFern. Kasi, in 4 years, imagine, no, 100,000 ang pwede mong kitain times 10. This is true. Times 10 yung pwede mong kitain. Imagine, sino po yung katrabaho dito? Work. Yan, si Ate Tere, right? Ano po, magkano yung, if I may ask, magkano yung
14,000. O, di ba? Imagine, 14,000 per month. Okay lang po yan, ate. Di ba? May iPhone na tayo. So, 14,000 per month ang kinikita ni ate sa work niya. Imagine mo, yung sipag mo ngayon, ipasok mo kay iFern times 10 po ibibigay ni iFern, meron kang 140,000 per month. Pwede na ba, ate? So, yung kikitain mo in 40 years, di ba? Perfect example, di ba? Halos parehas lang. Yung kikitain mo po in 40 years, dito kay iFern, pag dito mo nilagay yung trabaho mo, yung sipag mo, 4 years, meron ka na nun. 4.8 million. Di ba? So, what you're buying is not money. What you're buying is time. Okay, so, yun po, Sir Tom. Okay, thank you, Jen. No? So, you started with the statement, the deepest why. So, when you started in iFern, what was your deepest why? Nung nag-start po ako, Sir Tom, sa iFern, syempre, ano po kami nun, galing po kami ng previous company. So, yun nga yung kwento ni Vinci kanina, we were ano, lubog po sa utang, tapos lugi, kasi nga, we came from a company na we're selling hindi essential, non-essential products. So, nag-aano po talaga ako at that time, sabi ko sa kanya, gusto ko talaga makahanap ng company po na lifetime po talaga, na yun na po talaga yung forever naming negosyo, na hanggang apo-apo sa tool, etc. So, I was looking for a company po talaga na, ano, Sir Tom, credible and stable. And nakita ko po si iFern, syempre, ang for me, since networker na po ako, ang deepest why ko po, talaga yung family ko po, na gusto ko na po, dito talaga yung maman kay iFern. Ayun po. Okay. So, as you said, ikaw ang nag-contact kay Zach, di ba? That's the story. Yeah. Ano po, Sir Tom, si Vinci po yung nag-message kay Zach, pero okay. Ako po yung nag-ano sa kanya. Ikaw ang nag-push kay Vinci. Yes. Okay. Pero sinabi ko po sa kanya, if hindi mo kukontakin, ako na yung kukontakt. So, okay. So, sinong una nakakita dun sa ginagawa ni Zach? Si Vinci ba o ikaw? Ako. Ako. Kasi palagi, that time po kasi, ha? Ako. Yes. Ayun. So, ano po, palagi po kasing paparamdam din si Zach before sa IG. So, nag-PM siya sa'yo? Hindi po. Nag-heart lang siya sa post ko. So, okay, nakikita ko rin po. Nagpapapansin siya sa, account mo. Yes. Okay. So, nung nakikita ko po yung mga post niya, Sir Tom, so sabi ko, habang kami, nalulugi po yung negosyo namin. Siya bumili ng kotse, cash. Sabi ko, gusto ko yan. Gusto ko yung, ayoko na dito. Ayun, Sir Tom. Meron bang like memorable post or moment na parang talagang kailangan na talaga natin lumipat sa iFern? Meron bang ganun na moment? Meron bang or nagpatong-patong? Yung parang sa dami ng nakikita mo na talagang everyday na ko-convince ka? Yes po, Sir Tom. Siguro po dahil previous company po namin kasi... Without saying the name, you just say the circumstance. Nadedelay po kasi yung aming commission, okay, Sir Tom. Okay. So that was may check eh, pero hindi ma-encash. Opo, okay. Opo. Nakukuha po siya, pero after a long period of time. Wag mo muna i-deposit. Opo, so check lang hawak mo. Yes, pang show money lang. Yes, okay. Sir Tom. So even po yung members namin, we're experiencing the same thing. Mm-mm. So for me, it was very hard po to convince other people. Kasi syempre, alam ko po yung later on na pwedeng mangyari, yes, dun sa kanila. So, yun Sir Tom. And yun nga, nakikita ko po na pandemic po yun. We were selling non-essential products. So, nung nakita ko po din, and yung kapatid po ni Vinci, so happened to be a doctor po sa Asian, mm-hmm, mentioned to us na yung mga iFern products nga, mm-hmm, po ay piniprescribe ng doctor niyang friend sa COVID, okay, department. Sabi ko, ibang liga po si iFern. Kaya okay, yun po Sir Tom yung naging turning point. Apo. Okay. So okay, my last question to you is, so you're already in iFern, no? Sabi nga ni Vinci kanina, naging mabilis yung resulta sa inyo, no? Unang buwan naka Rolex, tatlong buwan naka Mini, tapos every month top D, ilan buwan lang Millionaires Club, 1 year lang Multi-Millionaires Club. So parang at what portion, no, or at what point na may deepest why nga, no? Nandito ko na sa tapang kumpanya, but umabot dun sa point na baksak yung income, no? Parang how, paanong nangyari na parang nabaliwala yung belief, nabaliwala yung deepest why, at nagkaroon ng moment na mababa yung resulta? Ano yung analysis mo dyan or ano yung basa mo dun? Because, you know, you've been in the industry for a long time.
Siguro, Sir Tom, yun po yung i-connect ko din po sa sinabi ni Vinci kanina. There was a point na we lacked in gratitude. So instead of focusing po dun sa what you're grateful for, ano po yung nadating po namin, ano yung mga blessings po na dumating sa amin sa iFern. Instead of that po, na-focus namin ano po yung lahat ng challenges. So dun hanggat po na, yun nga, natambayan na po namin yung mga problema, Sir Tom, hanggat nag-domino effect po siya. So feeling ko dun po siya, yun po yung nangyari, Sir, na nagkaroon po kami ng lack of gratitude. Yung nagkaroon po kami ng, hindi na po kami nagbibilang ng blessings po namin. Yun, dun na po siya nag-start, Sir Tom. So, ano yung biggest problem dun sa mga problem na kinaharap ninyo na umabot dun, na naka-focus kayo sa problema instead of sa gratitude? What was it? Ano ba yun? Patong-patong rin ba na problem? Or was there one specific problem that, you know, parang nandun na lang, na-stuck na kayo ron? Hindi ko na po masyadong ano, Sir Tom, eh, kasi parang kinalimutan ko na siya. Pero I think it was more on financial, Sir Tom, kasi nga since meron po kaming previous backlog dun sa previous company po. So parang ayun, nangungulit na yung pinagkautangan, yes, nyo, gano'n? Opo. So parang nangangarag kayo? Yes, opo, Sir Tom. So, you know, the lesson there is, again, no, yung sinabi ko kanina, without gratitude, nothing is possible. Kasi nga, ang ganda na ng sitwasyon nila, yung pinangarap nilang magandang kumpanya, nakalipat na sila, ang bilis naman, nagka-resulta, hindi naman yung tipong 1 year na, wala pa rin resulta. The opposite nga eh. Buwan pa lang, no? Or isang buwan pa lang, may resulta na. Tapos meron nang naitulong kaagad yung kumpanya, no? So, that is a pitfall. Talagang normal yan, na kaya kailangan kayo bilang leader, no? Kailangan umpisa pa lang ituro ninyo. No? Siyempre, yung gratitude sa inyo mag-uumpisa. Kung kunyari, you know, meron kang whether it's prospect or bagong member, you know, if they're in your house or you're with them, oh my God, tignan mo to. Nung nasa iFern ako, rubber band lang yung suot ko. Ngayon, naka-Rolex ako. Tama? Tignan mo tong suot ko. Itong coat ko, ilan yung kulay ng ganito nyo? Seven. Pito yung kulay na to, di ba? Yung coat lang, magkano? Parang siguro 10,000 or 50. 10,500 isa. Diba? Pitong kulay. Doon pala sa damit, kailan siya nagkaroon ng 70,000 worth ng jacket? Never. And tailor to, a custom tailor, sukat sa kanya. Diba? Tapos meron siyang LV na bag. Yan. May dalawang labubo. Dati nga, walang pambibili. Kanin lang, walang pambili ng bigas yan eh. Diba? Ngayon, may dalawang labubo. Diba? Tama po. Parang ilang kilong bigas yung, diba? Labubo, magkano isa? 2,800, 3,000. 2,500. Ilang kilong bigas yung 2,500, diba? Nakasabit lang sa labas ng bag. Tama. Sako na yun. O, namo. Sorry, wala akong alam. Alam ko lang mamigay. Hindi ko alam kung magkano. Okay? So, you know, yung magandang sitwasyon, no, na kinalalagyan mo kung wala kang gratitude, ang bilis lang, pwedeng maging mapunta ka sa masamang sitwasyon. Correct. Tama? Tatandaan mo negosyo to. Ang empleyado, mababa sahod mo, kaya nagtrabaho ka, hindi ka nagtrabaho, basta present ka, yung katawan lupa mo na doon sa office, kahit ng utak mo, wala. Di ba? Kahit na nagpe-Facebook ka buong araw, hindi alam ng boss mo, may sahod ka pa rin. Parya lang naman yung sahod mo. Kayang-kaya. Hanggang sa mahuli ka, matatanggal ka. Hanggang di ka nahuli, pwede. Di ba? Pero dito, negosyo mo to. Pag hindi ka nagtrabaho, wala kang income at hindi mo deserve magka-income. Tama? And itong nangyari sa atin, itong mga umalis, nawala, tinanggal na mga leader, nakita namin na marami sa kanila mga buda-buda, walang ginagawa. Kaya ngayon, itong natitirang leader natin, no, yung kaya itong council meeting, nag-i-invite na kami ng mga top earner na hindi pa PD. Kasi nakikita namin yung effort nila, yun yung mga dapat gayahin. And meron rin tayong mga leader na matataas, pero dahil kulang sila sa gratitude, napupunta na rin sila sa masamang sitwasyon. Kaya binibit-bit namin itong mga bagong leader na may magandang resulta, na magagandang work ethic, para mahawaan yung mga tao na nasa taas na walang work ethic, para hindi na sila umabot na matanggal or umalis sila. Kasi yung mga iba nga, wala na nga trabaho, hindi na nga nagtatrabaho, kumikita na walang ginagawa, buda-buda na nga, tapos wala pang gratitude, ending, ang hinahanap, yung wala. Hinahanap nila yung malaking kita, eh wala na, hindi na kasi pandemic eh. You need to understand, iFern is one of the most blessed, no, companies and organizations in the world, and iFern leaders are one of the most blessed
people in the world. Kasi buong mundo naghihirap. Si Ifern, no, mga leaders, yung mga nasa loob, umaani ng tagumpay, umaani ng limpak-limpak na salapi. Diba? Eh, maganda yung sitwasyon nun para sa Ifern na masamang sitwasyon para sa buong mundo. So ngayon, hindi kumbaga, hindi forever piyesta, hindi forever linggo. Nagbabagong sitwasyon. Pero kahit magbago yung sitwasyon, maganda pa rin. Diba? Yung mga nagsasabi, sir, grabe, 1 million. Ngayon, dati 1 million ako, ngayon 200 na lang. So, kinukompare niya yung 1 million versus 200, bawa siya na 800. Magkano ba sahod mo dati bago ka mag-iFern? Sir, ano, 24,000 pero nakasanla yung ATM ko, tapos 3,000 na lang natitira pero hindi daw niya hawak. O so, iniiyakan niya yung 200 na ang pinanggalingan naman niya, 3,000 na nakasanla yung ATM. Tama? Don't compare, no, kung pinagdaanan mo yung pandemic, don't compare yung kinikita mo nung pandemic versus kinikita mo ngayon kasi iba na ang sitwasyon. Hindi lang naman iPhone apektado. Kahit Pernsey apektado. Bumagsak rin yung benta ng Pernsey kasi yung mga tao hindi na takot mamatay. Diba? Pag takot mamatay, priority yung vitamin C. Pag hindi na takot mamatay, ang mas priority mag-molling. Gets nyo? So, sabi ko dun sa mga tao, iniiyakan mo yung 1 million na naging 200. Ang dapat mong iyakan, no? Na thank you Lord, meron akong 200 na dati, bago mag-iPern, 15 mil lang yung sahod ko. Or 10 mil lang yung sahod ko. Okay, so thank you very much, Jen, para matawag na natin si Stephen before we run out of time. So palakpakan natin si Jen and we'll call, you know, under Team First Class, their newest or their first Mercedes-Benz Club member, Stephen Darrell Torrejos. So, ano yung topic mo? Go ahead. More on fear and doubts po yung... Actually, ako po yung namili nung topic, Sir Tom. Kasi it's very relatable sa akin. So, sa mga hindi po nakakaalam, I'm currently 27 years old. So, I started iFern po 3 years ago. 24 po. So, ang background ko po, just to share, para ma-relate ko siya, I've never been in the corporate world po. So, kumbaga, malaking... Ano po ito? Malaking factor po sa akin ito nung nag-start ako kasi... nandun po yung fears, nandun po yung duda sa sarili ko. Especially galing po kami sa ibang companies, kasama ko na po sila Upline Vince and Upline Jen, na hindi po ko kumita. And yeah, may mga delay na commission, sobrang daming story. So anyway, ma-share ko lang po yung personal ano ko po dun sa mga fears and doubts. Sige, tayo din ako. Para mas ano ako. Teka, picture ba ito ng jowa mo? Dapat kung hindi yan yung picture ng jowa mo, palitan mo yan. Diba? Ang fear ko, mawala siya. Ang doubt ko, pag ipagpalit niya ako. Diba? Dapat picture niya yung nandyan. Ha? Ganun yung effective na paggawa ng PowerPoint. Ayan, sige po. So I'll start. Fear and doubt. So ito, i-summarize ko na lang po. Alam naman po natin yan. So these are just technical terms po. Pero for me, fear and doubt, lagi po sinasabi ni Sir Tom, is the absence of faith. No, yung tiwala po na every time natatakot, it's just a, sabi ng ating Upline Vinci sa akin, kaya namang ibigay nung creator po sa taas lahat eh. Basta handa ka at nagkitiwala ka. So for me, kapag nagda-doubt o natatakot tayo, isa lang po meaning. Baka kulang dun sa faith side. Kasi never naman po na ano yung provider nagkulang. No, nasa receiver. So anyway, there are just some fears po na ito po yung mga na-encounter ko personally. Ang dami, actually more than pa dyan. And siguro summarize ko ng iba. Sino po dito yung nakaka-relate? Nung nakikita nyo po yung, ano, yung slide po. No, sino po dito yung nakaka-experience ng fear of failure, rejection, public speaking, talking to strangers, judgment, attrition, and the rest. Now, I believe lahat po, no? No, hindi lang naman po ata ako. So, just to share, I highlighted 5 lang po, no, para makasama natin si Sir Tom. First is fear of failure. No, ito po si Sir Tom po yung personal nag-send ito sa Viber po namin na binasa ko. Oh, tama eh, si Michael Jordan, Sir Tom, naalala ko po. Na si Michael Jordan is... Meron po bang agree na GOAT? May iba dito, baka ano, ayan, sila dyan. So, one of the greatest of all time sa basketball po. No, sa NBA, to be exact. So, I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over again
in my life, and that is why I succeed. So, tumatak po sa akin to kasi sa sobrang dami din po namin pinagdaanan for 3 years dito kay iFern na failure is not the opposite of success. It is the main recipe of success. So, kasama po pala siya. No? So, every time na, ito po, this is my personal story, alam po ni Sir Tom to, ang una po namin car, actually car club na po kami, 2022. Okay, our first car is Subaru Forester. So, hindi ko na po itatago kasi wala na po akong mapalusot sa downline ko, Sir Tom. So, nahatakan po kami. Okay, so that time, sabi ko, may nabasa po ako, para siyang hammer ni Thor. So, naniniwala ko, binigay siya purposely sa amin para may matutunan kami. It's just that hindi po kami worthy enough that time na to sustain. So, 2022, we failed po. Sobrang dami. May mga moments po kami na talagang kami, nag-iiyakan na kami sa kotse, nakasuburo kami, pero wala kaming pag-gasolina. Mga ganong moments, pupunta kami ng PRT, Sir Tom, sa Tarlac. Pero wala talaga kaming pag-gasolina na si Abjad buti nandun. Now, anyway, so to cut the long story short, tuloy-tuloy lang kami. Hindi po namin siya ginawang hindrance. Now, we took it as a motivation. Na nangyari to, pero alam ko may darating na mas maganda. No, together sa yan, kakasama po. And fast forward 2024 po, last September, no, we were given a chance and ito na po from Subaru Forester. Imagine na pinalit po is Mercedes-Benz. So, thank you po, Sir Tom. So, that's one. And next po is fear of rejection. No, ito po, common po ito sa negosyo natin. Sabi nga po kanina ni Sir Tom, di ba? Lahat naman ng ginagawa is all about hindi pwedeng mawala po yung rejection. No? So, ito rin po, galing kay Sir Tom sa Viber. No? Na-appreciate ko po yung kasi pinapakita lagi ni Sir Tom yan. Meron pong video si Hybe. Familiar po kay Hybe? Yung sa Rolex po. Paring Hybe. Yan, sa Go Negosyo. Sabi niya po doon, rejection only hurts when you don't have value. Do you agree po? Diba? So ako sabi ko na pag-iisip ko, ang rejection, nasasaktan lang pag di mo alam kung ano yung value. No, na kapag ang purpose mo pala kapag may kausap pong prospect, di ba, at the end of the day, you have the opportunity. Ikaw yung kailangan nila. Yung opportunity ni iFern na makapagpabago, we change life. Kaya po nandiyan yung logo. So yung logo says it all. Yan po yung value natin. Na every time na may kausap po kami personally, ito lang po yun. Pag nireject ako, hindi naman ako kasama sa package eh. Ang nireject niya yung opportunity na kayang baguhin ni iFern sa kanila. Tama po. So, now, may mga taong sasali sa'yo dahil ikaw yan, at may mga taong hindi sasali sa'yo dahil ikaw pa din yan. So, alam niyo po yung kahit nagrabas po kami resulta, yung mga taong before na hindi nag-join, at some point, nandun pa rin sila eh. No, pero isa lang po yung lesson dyan, you attract only the people with the same goal as you, yung gusto ding umaman. Diba? So, find the right people. Some will, some won't. So what? Next. So, yun lang po yung topic namin dyan. Sir, okay lang po ba magkwento? Okay lang po. So, meron po kami, recent lang po ito na nalataga namin. Call center agent, ano po, cold market, nakilala ko lang sa Facebook. And doon nakita kami, hindi ko makakalimutan, unang bagsak ko pa lang sa slides, unang part pa lang, puro objections na. As in, talagang kinakounter niya lahat. At to the point na pagdating ko pa lang sa packages, umalis na siya. Nagmamadali daw siya, etc. Di daw siya para sa ganyan. And dati, sabi ko dito ko na-appreciate yung iFern system. Dati, pag na-reject kami, uwi kami, lugmo kami, bad trip. So that time, bad trip din ako. Pero, sabi nga, gratitude. Sabi ko, okay lang. Na-reject ako, na-reject kami. Pero, siya, nag-aangkas. Sabi ng galingan ko. Pero sabi ko, that time, grabe, no? Ni-reject tayo ngayon, pero this time, uuwi tayo nakachiting. Diba? So that time, sabi ko, sa Monday, sa pasukan niya, pupunta siya sa opisina, ang mga nakapark motor. Diba? Sa commenter. Not to offend po, not being offensive. Yung building nila, puno nakapark, siguro mahal na yung Fortuner. Dito kay iFern, uuwi kami, pupunta kami sa opisina, nakapark, puro Mini Cooper. Puro Mercedes, puro luxury cars. So those things, sabi ko, na-appreciate ko siya. And just to share, sinabi niya sa akin, parang ang income po niya per month sa trabaho, manager po siya, nasa 35. No? Nasa isip lang namin sa kotse, imaginein mo, nung reject tayo, pero that time, may pumasok na 15,000 sa amin that day. Kalahati na.
no, nung sinasaw niya sa isang buwan. So, Samuel, someone, so what next? Ayan, siguro dito po, sir, itong before ko po i-ano to. Sir, hingi po ako sa inyo lang, ano. Doon po sa part ng baka may gusto po kayo i-add up. Or tuloy ko na po, sir. Okay, have a seat. Okay po. So, I need to leave in about 10 minutes, no? So, the most important thing for me that I can share right now, no? Tinuturo ko to kay Chichi, no? Si Chichi, no? For those who don't know, yung daughter namin na nasa Amerika, she graduated, no? University of Houston, no? As a golf athlete. So, lumabas sa, naglalaro siya, libre yung tuition niya, may allowance pa siya, may pabahay siya. No, may allowance siya, may trainer, may coaches, may gym, no, may mga equipment, lahat, sapatos, sports bra, lahat kasama. Pants, shirt, cap, lahat, golf ball, lahat bigay. Airfare, hotel, no, basta nasa tournament sila. There was a time they played in Mexico, naka-private plane pa sila. Kasi yung Houston, University of Houston alumni, no, millionaire siya. So, meron siya private plane. Pinapagamit niya dun sa team para hindi na sila mag-commercial. No? Hindi na sila gagamit ng ordinary airplane. Sabi niya, use my private plane. Ganun level. So, si Chichi, no, ever since bata pa siya, na nakilala ko si Chichi, she was 9 years old. 9 years old. Now, she's 23. So, she always had this fear. She always had this fear. Parang kabado siya palagi. Kilala ko na siya eh. Pagka yung sa end game na, pagka papunta na 17, 18 hole, yan napakaba na siya ng pakaba. Yung lamang niya, nababawasan kasi kinakabahan siya. So sabi ko, when will you ever change? Sabi ko, kasi palagi kang kinakaba. No, tito, I felt relaxed. I wasn't nervous. Sabi ko, really? You weren't nervous? Eh, puro par, pagdating na 17, 18, 1 over, 2 over. Kumbaga yung lamang mo nawala dahil kinakabahan ka na dun sa patapos. Sabi ko, alam mo, ito lang tuturo ko sa'yo. Yung kaba mo na pagpapalo ka, di ba, mapalo kang ganon, oh my God, yan yung butas, di ba? Nandito ka pumapalo, hawak mo yung stick. Paano kaya to kung hindi pumasok? Oh my God, baka hindi pumasok. So kinakabahan siya, baka hindi pumasok. Sabi ko, Chichi, palitan mo. Kabahan ka, oh my God, paano kung pumasok to? Tama? Kinakabahan ako, baka pumasok siya. Tama? Yung kaba na huwag siyang pumasok, saka yung kaba na papasok, pareho lang. Yan, si Vinci, basketball player, titira ng tres, di ba? Oh my God, paano kung hindi pumasok? Versus, oh my God, pag pumasok to, panalo kami. Tama? Yun din yung sinabi ni Jordan eh. Game-winning shot, 26 times, binigay sa kanya, hindi pumasok. Pero how many yung pumasok? So yung kaba mo na hindi siya papasok, saka yung kaba mo na papasok, pareho lang yung kaba. So ngayon, pag kami kausap, kami nilalatagan ka, oh my God, paano kung hindi to mag-pay in? Tanggalin mo, tama? Paano kung mag-pay in to nung ano, family package? Di pa ako marunong mag-encode ng family package. Tama? Oh my God, paanong scheduling ko kay upline? Kasi marami kong i-encode. Tama? So yung kaba mo na hindi siya pumasok, saka yung kaba mo na pumasok siya, pareho lang nakaba. Baguhin mo yung bagay na kakabahan mo. Diba? Parang, oh my God, pag hindi to pumasok, hindi na naman ako top D eh. Hindi pa nga, never ka pa nga nag-top D eh. Diba? O so, ang isipin mo, oh my God, pag naglatag ako dito, baka magustuhan niya yung family. Tapos actually, nagbago isip niya, gusto niya corporate. Tama? Paano to pag nag-top D ako? Anong isusuot ko? Never pa ako umakyat ng stage, kinakabahan ako. Yung sapatos ko, bulok na, Jordan na fake. Tama, pag nag-top D ako, nakakahiyang umakyat na stage na fake yung sapatos ko. Mapapansin niya nung mga taga-Hyper Nation nang tatalas ng mata niyan sa fake na sapatos. Tama? Doon kakabahan. Kabahan ka sa success, huwag kakabahan sa failure. Tama? Kasi ano ba yung nakikita mo dito sa iFern pag dumating? Siya na nagsabi, dun sa kabila, puro mga motor nakapark. Dito ang lahat na nakapark, puro Mercedes, puro Mini Cooper. Alam nyo ba, pagka nag-drive kami dito, tapos, di ba, sanay naman ako dito, puro luxury. Eh yung last Wednesday, nakadalawang Wednesday na, ibang klase yung feeling ko,
pagka nakikita ko dito, puro Mini Cooper, tapos dun sa tapat, puro Mini Cooper din. Tama? Abangan nyo itong mga putangin ng Metrobank, magiging akin rin yan. Sa pangmayabang yan eh. Diba? Yung manager dyan dati, napakabait, pero nag-retire na siya eh. Ang ganda ng ano, sama namin. Lahat ng mga leaders, kaya yung big check dati, Metrobank eh. Ngayon, nasa BDO na kasi Pacquiao siya. Nagpalit ng manager, di ba? Hindi marunong mag-appreciate. Yung dating manager, basta alas 4 na, Eifer na lahat yung kotse dyan. Kaya lahat ng leader, binibigyan ko ng Metrobank na checking account. Magbukas ka na account dyan. Yung lahat ng big check natin, yung 100,000 all the way to 5 million, dyan. Mga car loan dyan. Eh, nung ayaw na magpa-parking, dyan ka na lang, di ba? Ay, nakalive pala tayo. Sorry! Hindi ko sinasadya. Abangan nyo lang. Pag naging atin rin yan. Diba? So, anyway, no, I will let Daryl continue, but I really need to go, no? I need to go to the airport. So, I hope you learned something, no, from all of the three speakers. Ang next na event natin, Mini Lady Wednesday, i-promote natin na maayos. Yung tapos yung Friday, meron din tayong event, promote din natin na maayos. And ang pinakamalaking sizzle ng taon. Ha, itong Linggo. No, kung nakita nyo, gumawa kami ng mga video para mag-promote. No, on Wednesday, kung gusto nyo mag-invite na mga tao ninyo sa Mini Wednesday, gumawa rin kayo ng video. You don't need to be a mini lady to create a video. Napanood nyo yung video ni Vinci, nagkwento siya ng sarili niya storya. Pwede rin kayo magkwento ng gano'n. Alam mo, excited ako mag-attend sa Mini Wednesday kasi nakikita ko si Mama Dam, nagkaroon ako ng pay-in dahil sa Mini Wednesday, ang sarap ng cupcake, sarap ng showmine, di ba? Yung mga gano'n. Mag-share kayo para mag-excite kayo. Kasi at the end of the day, ang makakapanood niyo, mga downlines niyo, mga friends niyo. Tama? Friday, we have another event. No? I will do or talk on the event again on Friday. And then on Sunday, di ba? Pinakapasabog na season ng taon. Bakit? Kasi 9 months accumulated income yung ipapakita. No? For sure ako, yung mga top leader natin, lagpas 10 million. Kung meron kang gustong ma-convince, meron kang gustong humanga sa negosyo mo, di ba? On Sunday, top one, I don't know kung ano yung exact, kunyari, 12 million for 9 months, di ba? Sinong wala namang may ganyan sa labas? Tama, unless bilyonaryo ka, walang kumikita ng 12 million in 9 months. Sa Ivern lang. Yung mga ibang networking, walang mapakitang ganyang klaseng kitaan in 9 months. Tapos, since during the council meeting, sabi nila, kailangan on time tayo mag-start. No? Kaya, on Sunday, mamimigay kaming 500 cans of imported beer. Whole garden. Ha? 500. For the first 500 na early bird, merong free, 1 can of imported Whole Garden beer. Ha? Kung gusto nyo inumin doon, walang problema. Magdala lang kayo na yelo. Okay, so ask natin si Jen and Vinci. Let's do a quick battle cry. Quick battle cry. But if you want to continue, continue ninyo. Gusto nyo pang matuto. O sige, picture doon. Quick battle cry. Quick battle cry. Okay. Yeah, sama kayo dito. Sama kayo dito. Wala na rehearsal to, ha? Are you ready? Yes! Sa 2024! Mas malaki! Mas malakas! Mas mayaman sa 2024! In 2024! Bigger, stronger, richer in 2024! Thank you.